Pagkakumpay at hinahabol ako ng aso. Iyan sa pag-abot, baka ako dyan ay mapaso. Kaso, lalo pa akong ginaganahan. Talento ko ngayon ay aking pampinagkita. Panero, may gusto ako sabihin. Ilan doon ako yung tinturo nito? Kailangan sabihin ko sa'yo. Ano yun? Meron kong napanood ng video, mga taong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. May hina ang koneksyon, hindi magaling magsalita. Pero balita ko, kumikita ko ng kalahating milyon kada buwan. Ah, illegal yan. Scam yan. Di yan totoo. Totoo nga. Panoorin mo pa. Kaysa tinamaan ka ng magaling. Nakabili po kami ng lupa. Napagawa po kami ng bahay, two-story, at may dalawang kwarto sa halaga po ng 6 million pesos po. At hindi ko naisip sa buong buhay ko na magkaroon ako ng ganito dahil grade 6 lang ang natapos ko. Kaya kung kayo nakapagtapos ng pag-aaral, kung nakaya ko, mas kaya niyo. Iyan totoo. Kalokohan yan. Tugod ko dito. Totoo nga. 14 years na nag-ooperate globally yung kumpanya at Filipino. Talaga? Oo. Totoo yun. Iba-iba layo na sinasali. Teka. Sasali ka na lang dyan. Oo naman. Konti lang, Kapitan. Hindi ka ba nahihiya? Papasok ka dyan? Abogado ka na? Hindi. Ang purpose natin dyan, hindi lang kumita, kundi makatulong sa mahihirap. Imagine mo, abogado tayo. Paano tayo nakakatulong sa mahihirap? Di ba nililibre natin ang kaso? Pero after 3 to 5 years, tapos na ang kaso, mahihirap pa rin sila. Dito sa negosyo ito, pag yung mga mahihirap, natulungan na turuan natin, pwede natin mabago ang buhay. Di mas mataas na antas ito bilang abogado. Kung ayaw mo, ako na lang. Tingnan mo ko, after 1 year, nasa akin ang huling halakap. Makapagkapin na nga. Masisos. Of the year is Atty Dru Magturo! For us, being so bad is not only a business, we call it a family. Nung bata pa ako, ang pinakamagandang trabaho sa buong mundo ay maging abogado. Mali pala ako. Ang pinakamagandang trabaho pala sa buong mundo ay yung trabaho na kaya mong baguhin ang buhay ng ibang tao. Good morning sa inyo lahat. Okay, so good morning sa inyo lahat. Ano na balita dyan? People are asking. Okay, good morning sa inyo lahat. Good morning. Good morning sa mga Kapetologies. Kamusta naman kayo dyan? Long time no see and belated Happy Valentine's Day from Atty Dru. Okay, so welcome sa ating another episode ng Kapetology. But before that, huwag natin kalimutan, syempre, don't forget to tag your new distributors dito sa ating Facebook Live, okay? Don't forget to tag your qualifiers. Sino yung mga qualifiers? Sino yung mga nakapanood, naintindihan ng ating negosyo, at syempre,
na naka-interesado na sila para makatulong sa kanila sa pagdidesisyon itong ating Kapetology. And of course, syempre, yung mga new distributors na gusto na para ulong-sulong para mas maintindihan na mas malalim bakit kailangan seryosohin ang ating negosyong empowered consumerism. Maliwanag! Isas, tinamaan kayo na magaling. Kamusta naman ang mga tinamaan na magaling? Kamusta naman ang mga Isas? Don't forget, before we start, don't forget to tag or comment your team here at bibindisyon natin. Okay, huwag kamutan. Siyempre, dalawa i-comment ninyo anong team ka na nandiyan ka. At number two, nasa ang lugar ka? Nasa Luzon, Visayas, at Mindanao ka ba? O nasa Asia, nasa Middle East, nasa Asia Pacific, nasa Oceania, nasa Europa, sa amang panig ng inyong mundo. At yung mga nasa outer space. Siyempre, tinamaan mga magaling yan. Okay, so huwag kalimutan, i-comment ang inyong grupo at magsisimula na ang mga batian portion, ha? Siyempre, yung mga mahal natin, mga OFW na sinisingit para mag-aral at pag-aralan ng ating negosyo. Huwag kalimutan, ibati-bati. O simulan na natin ng pagbati dyan. Pero bago ang lahat, siyempre, may mga nagpapabati kahapon na ito na ating mga parokyano. Okay, tama. Siyempre, walang kakupasitos. Babatiin natin ang link nyo. International Empire and Immortal Kingdoms. Legions International Empire and Immortal Kingdom Dance. Okay, Bardalata, wag kalimutan, siya na kakakapin mo na happy birthday. Happy birthday. Okay, at nagpapabati ng happy birthday, syempre, ang mother ng King Ignite International. Para nag-iay ko. Team Ignite International. Binabati ng happy birthday si Evangeline Agassi ang panay ni Coach Emil. Para nag-iay ko. Okay, siyempre, mabati-bati-bati-batiin natin. Happy birthday, Drew. Yes, apply. This is just a camera. Uulitin natin. Sino ako na nandito? Mabati-bati natin. Don't forget na i-comment ninyo kung anong grupo kayo at kung nasa ang lugar. Yun sapat na. And don't forget, itan ang mga new distributors at mga qualifiers. Dapat i-explain siya para malaman na nandito kayo pang tinamaan na magkali. Papitin natin. Okay. Sino mga nandito? Okay. Ang sandabak ba ang tinag? Pag tinag ninyo, tawag hindi pa nagpaparamdam, huwag kalimutan, this one, John? Gawin na kami na. Okay, gang. Good morning. Nasaan kayo ba? Watch po kayo, bakit empowered consumerism? Yes, at tourism, dapat sila. Watching from Baguio, si Mira. Okay, si Elizabeth, Mrs. The Chico, is watching. Watching from Kuwait, naman si Watat, L na L. Wala ko ba nato? Good evening, watching from Cebu, si John Lee Villarreal. Watching from Kuwait, si Janetta. Si Janetta. I'm watching from Cainta, Meritin, Malate. Watching from Doha, Qatar. Jane Grace Concepcion. Hello, good morning, Arlene Francis. I'm watching Saudi. Arlene Francisco from Saudi, yeah. Watching from QCCMIT. Watch this, okay. Watching from Jordan, si GFH. Wow, watching from Kuwait, si Vandilin Bolyono. So, mga ating mga mahal natin OFW, mga business partners natin sa abroad. It's time, pwede ba isinit? Naka-on ang ating headset at makikig. Okay, kahit hindi nyo na makita, masila yung pasamantala. Ang ganda ng lalaki ko ay spot. Okay. Sino pa mga nandito? Ang dami. Watching from Malinduque. Si Lina Marimpar. Ay, si Mamaan ka ng magaling dyan. Nagpapatsatawari lang ang ating dance. Good morning, Easy Jerry. Watching from Marikinas. Watching from Iloilo. Si Marites. Watching from Caloocan. I'm watching from Qatar. Si NG Creto. Dami. Good morning sa inyong lahat. Nandiyan na ba na? Eh, si Gladys naman, walang kapapas-kapas. Kahit saan, nandoon. Hello, good morning, Jamie Project Community, Babies Dreamer. Watching from Jordan, si Lina Mado. Magod. Hello, attorney. Hello, good morning po sa inyo lahat. Good morning. At huwag kalimutan, at bakit nasa na inyong mga grupo, bakit ang grupo ninyo?
Okay? So aside from your place, kung nasa tayo, huwag mo kalimutan siyempre your team and your mother team. Yung ginagalawan yung mga tumutulong at nagtuturo sa inyo, balibo pa sa daily project. Okay, watching from Rio de Arabia, si Floriana. Watching from sino-sino ba? From Bicol, andyan, and grabe, ang dami. Okay, Team Items International under Coach Limuel Tapales Dabandero, sabi ni Evelyn, hello sa inyo dyan. Team Royals International Empire from Jeddah, si Annalisa Batangas. The attorney watching from Russia, Rebelikov, Mario Angelin. Russia, okay, so huwag kalimutan ha. Antonio need shout out Team Shognan Empire, Elizabeth Estacamento. Yes, tapatin na masugi natin lagi si Atline na ano, ha, Elizabeth. Okay, watching from Doha, Qatar, from Mega Family, si Rafael. Kunya, kamusta ano dyan, Atline Rafael? Kamusta na dyan sa Doha, Qatar? Watching from Pasig, Ultimate Eagle. Ako, marami talaga. Watching from Team... Dami, Russia talaga. Masibat talaga. No problem. Ha? Watching from Vegan City, Ronald Brabe. Tony, shout out to Team Shogun Empire. Yes, Elizabeth. Nakakadopli ka. Evening, Team Hyper from Makati. O, yung dyan. Okay. Sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang dami natin mga OFW talaga. Dito, mga business partners natin na nasa, talagang, nasa abroad at talagang ginagapang nagawin ang ating negosyo. Congratulations. Tama po ang inyong desisyon. O, so, andyan na ha. O, babalikan natin yan mamaya ha. Babalikan natin mamaya. Eh, ang tanong, ay ready na ba ang notebook? O ready na ba ang notebook para sa mga hindi nagtatrabaho at sinisingit ang ating programang Kapetology brought to you by Jaylin Project. Ang grupo ang matatang. Okay, kino tayo dyan. Okay, so frontline international team. Okay, shout out. Okay, watching from Kuwait Team Royals Empire ni Ferenc Gacias. Talaga naman, shout out to Mega Tycoon International. Ay, tira lang si Danis Langvin. Ay, ikaw na malakas. Ikaw na malakas. Ay, sus. Watching from Pambanga, si D. Okay, Vital Mangkalas. Watching from Millionaire's Camp. Okay, kamusta naman kayo dyan? Gaya Celestial. Okay, ang dami. Watching from Pampanga, Muscat Oman, si Elizabeth pala. Taga Muscat Oman, okay? So, ready na ba kayo dyan? Si Marilyn Ortiz Ayers, kamusta naman dyan? Okay, ang dami. Oh, watching from Quezon City. Okay, ang dami. Ang dami, ang dami, ang dami. Okay, so welcome again. Na-share nyo na ba ang ating napat na ka-public at para maintindihan ito? Hindi, ma-share mo sa wall mo ito para pag nakita ng inyong prospect sa Facebook account mo, makita mo, aba, yung negosyo pala ni Kumari, ay may abogado pa lang yung nagdi-discuss. Ibig sabihin, legit at totoong seryoso yung negosyo na yun. Eh, i-post mo sa wall mo. I-post mo sa wall mo. Okay? I-post mo sa wall mo. I-post mo sa wall mo para makita nyo na, ay, seryoso pala. Okay? So, welcome sa ating Kapetology, every other Thursday edition brought to you by Jaylin Project. Pero bago ang lahat, ako po muna ay magpapakilala. Are you ready? O, ready na po. O, yung qualifiers, nandito na. Yung new distributors, sure ka ba na nandito? Despite of the fact na nakatag sila dito, eh, may ebidensya ba na nandito? O malamang siguro, a notification para later, pag free na siya, babalikan niya ito. Okay, ready! Ito na. Ako po si Atty. Dru Magturo. Ako po ang inyong mag-training ngayon. Ako po si Atty. Dru Magturo. Ako po isang abogado by profession and I have been in the practice of law for more than 24 years. Okay? Ibig sabihin, there is an active lawyer, okay, doing empowered consumer medicine. Active lawyer and at the same time, active distributor of empowered consumer medicine. You know why? Meron mga active sa kanila mga profession pero hindi masyadong active sa empowered consumer medicine. Meron naman sobrang active sa empowered consumerism, pero they are no longer active in their professions. Well, in my case, ako po ay super active sa aking profession at super, 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 super active sa ating big time na negosyong empowered consumerism. Mabuti na magkakaliwanagan, ha? Sasya na magaling. Okay. As a background, we joined empowered consumerism January 2019. Okay, medyo para sa mga ano natin na mga andyan. Okay, January 2019, and after 2 weeks of joining Empowered Consumerism, I became a Gold Executive Awardee. That's the fastest Gold Executive Awardee sa entire history ng Empowered Consumerism. Why? Because I was able to create more than 39 Silver Executive Awardees
under my team sa loob lang ng 2 weeks. Okay? And after 2 months of doing the business part-time, I earned my first million. How about that? After 2 months of doing the business part-time, I earned my first million. Thus, I became the fastest Millionaires Club member sa Empowered Consumerism. I broke again the record as the fastest empowered Millionaires Club member. Oh, bakit mabilis? Eh, tanongin ko bakit kayo mabagal. Eh, maganda yung negosyo. Malaking kita sa negosyo. Seryoso yung negosyo. Huwag nyo nang babagalan pa. Okay. Ako po ang Rookie of the Year 2019 ng Empowered Consumerism at top 9 po ng Jaylin Project noong 2019 and top 18 ng Jaylin Project ngayon 2020. Are you ready? Are you ready? Yung bang tinamaan na magaling yung bang? Yung bang iyong distributor ay nandito na? New distributor? Oh, andito ka na. Andito ka. Pero the question is your new distributor, andito ba? Okay lang, may ebidensya. Okay, so ito, game na tayo. Okay, after 6 months of doing the business part-time, I was able to buy my wife a Ford Raptor. Okay? So, okay, game. Are you ready? Game. Okay. Kayo ba ay nagkakape na? Baka kayo inaantok-antok mga tinamaakin na magaling. Ha? Okay, mag-iinom muna tayo ng kape bilang paniwala. Okay. Okay. Tanong. As a starter, sa panahon ngayon, saan ka pa pwedeng gumanda ang buhay? Second question is, saan mo ilalagay ang oras, kabataan, at talino mo? Okay? For you to realize, sa panahon ngayon, kailan ka pa pwedeng gumanda? Saan ka pa pwedeng gumanda ang buhay? Saan mo ilalagay ang oras, kabataan, at talino mo? Sa trabaho ba? Sa negosyo mong online? O sa empowered consumerism? Yan ang i-discuss natin. Okay. As a background, ito muna yung basic. Saan ba nang galing yung Kapetology? At ano ba dati yung Kapetology? Okay. Because that's the name of our show. Okay. Kapetology po used to be an extensive lecture and training, okay, about Kape means knowledge and skills and A for attitude for real powered entrepreneur. Okay, yan ang kape. Kapetology is kape is coffee, logos meaning study. Kasi during that time, ako po ay nagsusulat ng mga modules na pinag-aaralan po ng negosyo, ako po ay nagkakape para talaga sumalim ng Espiritu Santo ng kape. At ako po ay talaga alert at pumapasok talaga yung mga inaaral natin dyan. Okay? So coffee is the most traded commodity after crude oil and the second most consumed beverage after water. What the fuck's about Kapetology? The most expensive coffee is found in the Philippines called Alamid Coffee. Yan, meron dyan. Yung Alamid po, ito po parang family ng cat, parang tawag musang, kumakain po sila ng coffee bean, tapos hindi natutunok, pinupupo po nila. At sabi po ng mga coffee expert, yung pinakamahal, masarap na coffee, kaya pinakamahal na coffee sa buong mundo. Okay, so yan. Let me start. Are you ready? Okay, game. Nandito na ba yun yung mga alam? Game na tayo, ha? Magaling. Huwag kalimutan i-comment. Ha? Huwag kalimutan i-comment. Hindi pa huli ang lahat. I-comment nyo yung market distributor. I-comment nyo na rin yung qualifiers mo. Hindi man sila available, i-comment. Importante, i-comment mo para mabalikan nila malamang after ng office, after ng work. Kasi siyempre, ito yung starter. Kung meron kayong kakaririn as a starter, itong Kapetology kasi ito. Bakit? Kasi ito nandiyan. Yung mga online presentations na na-attendan mo, yun yung ECOP. ECOP meaning Empowered Consumerism Online Presentation. Sinasagot doon ang katanungang what o ano. Ano ang produkto ng Empowered Consumerism at ano ang business plan ng Empowered Consumerism? And dito sa Kapetology, dito sasagutin ang katanungang why o bakit? Anong why o bakit? Eh, bakit ko siseryoso yun ang Empowered Consumerism? Eh, maganda naman yung trabaho ko. Bakit ko kakaririn ang Empowered Consumerism? Eh, maganda naman. Mataas naman ang pinag-aralan ko. O, bakit ko ba siseryoso yun talaga ang negosyo? Eto, sasagutin natin kung bakit ang sakatanong na bakit? Okay, game! Tanong, bakit mo gagawin ang Empowered Consumerism? It's for you to realize, tanong, gastusin nyo mo ba ang kuryente? O nakikita ka lang sa kuryente ng kapitbahay, aba, illegal connection ka, loko ka. Gastusin mo po ba ang pagkain? O nakikiamoy ka lang sa pagkain ng kapitbahay?
Kung mari anong ulam yung sinigang, mga anak, amuyin ang sinigang at matulog na kayo. Asap. O, di ba? May ganyan. Tubig, cellphone load, tuition fee, pamasahe, gamot, gamit sa bahay. May utang ka ba? Tinamakan ka na magaling. Oo. Halos naman lahat may utang. Okay? Halos naman may lahat may utang. May credit card, etc. etc. Okay? Ang tanong, yung gastusin ba na yan ay tumataas o bumababa? Alam ko ang sagot. Ang gastusin, sagot. Habang nagtatanong-tanong dito, may sagot. Para may audience participation ba? Para ramdam na nandito ka. Para makita ng inyong sponsor na nandito ka. Okay? Ang tanong, ang gastusin ba tumataas o bumababa? Yes, tumataas po. Ito po ang regular na gastusin ng ordinaryong Pilipino ayon sa National Economic Development Authority. At ang gastusin na ito tumataas, tanong, saan mo kinukuha ang gastusin na yan? Sweldo o kita sa negosyo? Sa Pilipinas, nagtataasan ng gastusin yung ibang tao o karamihan ng tao hindi nagdadagdag ng kita kaya kulang ang kita o hindi na sapat. Okay? So, kailan sa panahon ngayon? Kailan sa panahon tanong yan? Sa panahon ngayon, gusto mo magdagdag ng kita? Paano ka magdadagdag ng kita? Number one, maghahanap ka ng trabaho, eh nagtatanggalan na nga. So, hindi na pwede employment. Like for example, OFW ka, hindi ka allowed ng additional employment kasi bawal sa kontrata. Tama. So, hindi ka na pwede magdagdag ng kita sa pamamagitan ng trabaho, another work. The second one is, paano ka magdadagdag ng kita? Magdenegosyo ka? Kung ikaw ay OFW, paano ka makakapag-negosyo? Nandiyan ka, nandiyan sa Pilipinas. Number two point is, multi-million na negosyo nga, apektado ng pandemic at nagsasara na. Oh, ay magtatayo ka pa ng negosyo? So, hindi ka magtatayo. Magdadagdag ka ng kita? Hindi ka pwede sa employment? Hindi ka pwede sa negosyo? That's the reason why empowered consumerism is the best option and the best alternative, okay, para magdagdag ng kita. Kaya lang siyempre, initially dagdag ng kita, pero alam niyo po ba na hindi lang dagdag kita ang pwedeng ibigay ng empowered consumerism. Pati yung mga pangarap mong nakalimutan at pangarap ng anak mo at ng buong pamilya mo ay pwedeng matupad sa empowered consumerism. Period. Next question, tanong. Gusto mo ba mga sumusunod yung may regular ka na dagdag kita, mga 50,000 pesos after 6 months? Kaya nga kung ikaw ay 20,000 pesos earner lang, kung ikaw ay OFW, na 25,000 pesos lang ang kinikita, kung ikaw naman ay empleyado na 30,000 pesos lang, aba eh, pwedeng matalo yan nang kita mo sa empowered consumerism after 6 months. Gusto mo ba ng regular na dagdag kita ng 50,000 after 6 months? Gusto mo ba makabili ng kotse after 2 years? Gusto mo ba makapagpatayo ng sarili mong bahay after 10 years? O huwag na lang 10 years, 15 years. Gusto mo ba ng maraming oras sa pamilya? Abay, sumagot ka din eh. Sumagot ka man lang, tinamaan ka ng madaling. Sumagot ka kung gusto mo. At pag kumumpas lahat ng sumabing gusto, pag kumumpas ako ng ganon, matutupad. O, hindi ka sumagot. Ay, hindi ko tinatakot, walang takutan, tinamaan ng madaling. Tama? O gusto mo maraming oras sa pamilya? O siyempre, ito yung para sa mga mahal natin OFW na matagal nang nakahiwalay sa kanilang pamilya kasi nagsisakripisyo sila para sa ikabubuhay ng kanilang pamilya. Saludo sa mga mahal natin OFW. Mahal namin kayo. Kaya bakit ka iniimbita sa Empowered Consumerism? To show our love. Bakit ka namin kung distributor ka ng Empowered Consumerism? Kaya medyo pinupush-push ka namin kasi alam naman namin deep inside bakit ka sumali. Kaya siyempre, minsan na-out of focus, minsan sa hirap ng trabaho sa abroad, napapawala, nawawala na interest, ibabalik natin yan. Just always contact your upline. Paano ba ako makabalik sa empowered consumerism? Gusto kong karirin. O, di ba? Medyo, pag ang upline is open, your upline is open sa mga ganong upline, gusto ko na uli mag-active, tulungan mo naman ako makabalik. Yun lang ang mga keywords na hinihintay ni upline. Kasi marami rin ngayon na asikaso si upline. Kaya paparamdam ka lang na upline, interesado ko li akong mag-active. Okay? So, gusto mo ba na maraming oras sa pamilya? Yung nabibili yung gusto mo? Yung pag nasa grocery ka lang, dapat ka lang nampot, gusto ko to. Pag ba ikaw nasa grocery, gusto ko to, ay ayaw ko na. Di ba? Ganyan ka ba? Tapos pagdating sa cashier, di ba? May mga naiiwan na items kasi kapos na sa budget, sumusobra na. Tama? Yung nakasama mo ang pamilya mo. Okay, gusto mo ba yan? Okay, tanongin ko po kayo. Gusto mo nang dagdag kita na 50,000 after 6 months? Tanong, hindi ka mag-i-empower consumerism. The question is,
Yung sweldo mo bang 25,000 after 6 months magiging 50,000 o madodouble? Hindi, even after 1 year niyan, sweldo mo 25,000, hindi magiging doble after 1 year, 2 years, baka hindi. Baka nga hindi mag, baka nga hindi madoble, baka pa, sorry to sad to say, baka ipapasama ka pa sa susunod tanggalin ng kumpanya. O hindi lang sinasabi, hindi natin pinapanalangin. Kaya lang practical realidad, ang dami na, up to now, may nagtatanggalan pa. Kanina nag-workout ako sa gym, yung andun patambay-tambay yung mga cleaners at saka yung mga PT, wala na. Attorney, last day ko na kahapon. Nakasama na ako na sa na-retrench. O ganoon ang mga day-to-day. Okay? Kasi hindi ka sigurado eh. O matagal pa ito. Kaya huwag ka nang umasa na stay ka, malapit na, may vaccine na, walang ganun. Ha? Habang gumawa ka na ng paraan para magdadag kita. O yung bahay. Okay? Attorney, ang tagal, 10 years. Magkabahay. Kahit ka 15 years, ang tagal, attorney. Bakit ibang nga, matagal ng empleyado, 15 years, 20 years na sa ibang employment, wala pang bahay, pero bakit dito naiinig ka ng 10 taon? O, di ba? Iba, hindi na mahirap na gusto pa, nag-i-enjoy pa mag-commute. Lahat naman gusto ng kotse, kaya na siyempre medyo ayaw magsakripisyo para makuha yung kotse na hinihingi sa kanya, na hinihingi niya. Okay, gusto mo ba yan? Okay, next, para sa mga uwi na, umuwi na sa Pilipinas for good. Yan ang regalo namin sa mga OFW. Ang umuwi na sa Pilipinas for good. Kasi kung magkano rin yun naman ang ano, pwede na dito. Pwede na punin sa Empowered Consumerism. Okay. O ikaw naman, millennials o Gen Z, tanong, gusto mo ba ng gadget? Tinamaan ng mga iPhone 12 Pro Max. Gusto mo ba yung ganyan? Gusto mo na lahat? Tinamaan ka ng galing? Gusto mo makabayaran ng laptop? Gusto mo ba makapag-travel? Bago sapatos? O bagong damit? O pamporma? Okay, gusto mo ba yan? Yung mga tanong ko mga gusto niyo po yan, kaya po makuha yan dito sa atin sa Empowered Consumerism. Okay, game! O, sa panimula. Ito yung journey mo kung new distributor ka sa Empowered Consumerism. Kumuha ka ng isang account, this is your initial journey. Your starting point is the 8,999 going to the maximum income for one account, which is 864,000 pesos. Sabi po nga, the shortest distance from one point to another point is a straight line. Okay? Straight line. Pero to be honest with you, hindi po kadali na straight line na medyo paliko-liko yan, paliko-liko. Depende sa attitude mo, depende sa skills mo, depende kung ayaw mo matin ng training, pinipilit ka pa. Kaya nga may mga ganitong training para mas mabilis ang journey mo going to the maximum income of 864,000 pesos per month. Pagwala ka. Okay. Attorney, can you help me analyze paano ba ang malaking kitaan? Paano ba nagkakamera ng malaking kita sa negosyo ng Empowered Consumerism? Ay, ganun rin yan. Okay. Yes po. Yes. Okay. Yan. Sagot na kayo dyan. Watching from USA, si Boots Calasco. Diba? Watching from Kawit, si Richel Galbaroli. Okay. So, ayan. Habol. Okay. So, yan. Okay, game. Result. Yung result ay nanggagaling po yan sa malaking network o malaking grupo na left and right. This is the bird's eye view of the business. Ang resulta mo o ang check mo o commission mo ay nanggagaling po yan depende sa network mo o grupo mo. Pag malaki po ang network, malaki ang result o malaki ang commission o malaki ang check. Pag maliit ang network o grupo, maliit ang resulta o cheque. Pag wala pang network, wala pang resulta. Mabuti magkaliwalagan, ha? Kasi, attorney, bakit ganun? Wala pa akong malaking kita. Well, the question is, do you have a big group already? Pag mali, siyempre, pag sumali, bakit? Attorney, wala pa akong kita, isang buwan na ako, wala pa akong kita. Yes, kasi wala ka pang malaking grupo, kaya pa wala ka pang malaking kita. Okay, so, ang goal mo, is palakihin ang grupo mo at pag lumaki na yung grupo mo, result will follow. Listen na. Attorney, saan nanggagaling ang grupo o network? Nanggagaling po yan sa mga activities. Okay? Yung mga activities, yung pang-prospect, pang-presentation, o diba sa invitation, o diba sa closing, sa follow-up. Yan sa mga activities niyan. Para lumaki ang network, dapat maraming activities. It's a numbers game ang ating negosyo.
Okay, para magkamera, para magkamera ng malaking grupo, dapat marami kang activities. O marami kang activities, maliit ang grupo mo, dagdagan mo pa yung activities. So baka your activities are not sufficient enough to bring a big group. Kasi pag maraming activities, maraming pay-ins. Pag maraming pay-ins, lumalaki ang grupo. Simple as that. Eh, ito na saan nanggagaling ang malaking activities? Sino ang gumagawa ng activities? O siyempre, tinamaan ka na magaling. Ikaw ang gagawa ng activities. Ibig sabihin, para magkamera ng resulta, ikaw rin ang magtatrabaho. Nandyan lang ang team mo, nandyan lang ang grupo mo, nandyan lang ang sistema para gabayan ka, pero ikaw pa rin ang gagawa ng negosyo mo. Eh, attorney, bakit konti ang activities ng iba? O ha, tanong, bakit konti ang activities ng ibang distributor? Kasi deep inside in their heart, hindi nila alam kung maganda talaga ang negosyong pinasok nila. Kaya nga ipapakita natin sa Kapetology kung gaano kaganda ang negosyo ng empowered consumerism para ikaw makumbins ka deep inside your heart na maganda talaga. Kasi alam mo kung bakit maliit ang kita mo? Kasi ikaw deep inside, hindi ka naniniwala na makukuha mo yung malaking resulta. At dahil hindi ka naniniwala na dito mo makukuha ang malaking resulta, hindi mo binibigyan ng oras at hindi mo pinaprioridad ang negosyo mo. Inuulit ko, kung meron kang isang lesson, ngayon, eto na. Kaya maliit ang resulta mo kasi hindi ka naniniwala deep inside in your heart, subconsciously, deep down to your cellular level, hindi ka naniniwala. Kung talaga naniniwala ka, tinan mo yung action mo. Hindi ka naniniwala na dito mo makukuha ang malaking resulta kasi makikita kasi hindi mo pinaprioritize. Hindi mo pinaprioritize sa binibigyan ng oras. So, ibig sabihin, ang malaking resulta ay nagsisimula sa paniniwala. You have to accept the fact that dito sa empowered consumerism ay pwedeng makuha ang mga pangarap mo. Kaya nga lahat ng ang negosyo natin ay nagsisimula sa atin. Nagsisimula yan sa paniniwala. Nagsisimula sa paniniwala na ano? Na empowered consumerism na lang ang tanging opportunity para makuha ang mga pangarap mo sa buhay at ng iyong pamilya. Acceptance na ikaw ang gagawa nito kasi the first step to success is for you to recognize and accept the fact that you are the person responsible for your success. In addition, bonus na lang ang grupo, ang upline, at ang sistema. Okay? Get? O, ito ni bakit ko si Seryoso na empowered consumerism. I will educate you. Tinamaan ka na magaling. Eh, andito na ba? Ay, paano kung, ito, itanong ko lang po, sir, paano po yung tulad ko, sir, gusto kong sumali, walang sapat na pera. O, lawa pong pampuunan sa akin, sabi ni Jacqueline. O, sakutin ko, walang puhunan. Hindi puhunan ang kailangan dito, ang kailangan dito lakas ng loob. 90% na sumali at umaman sa empowered consumerism ay nagsimula rin walang pera. Anong ginawa nila? Nangutang. Oh, di ba, Evelyn? Oh, si Evelyn, sino nag-invite sa Evelyn? Evelyn. Oh, ay, walang pera eh. Kaya lang, 90% na sumali at umaman, wala rin silang pera. Wala rin silang, anong ginawa nila? Nagawa ng paraan. Oh. Nung kailangan mo ang pera, kunwari, mag-a-abroad ka, o nung kailangan ang pera, may na-hospital, kailangan ng 100,000, anong ginawa mo? Di ba nangutang ka? Yun din ang solusyon na gagawin mo para makasali sa empowered consumerism kasi walang pera. Kasi ang negosyo ng empowered consumerism ay para talaga sa mga walang perang katulad mo, Evelyn. So this is for you. O bangutan ka, dalawang tao, hanap ka. O pwede kang magsangla. Ay, okay. Para mas maintindihan mo ang negosyo ng empowered consumerism, why is it the best business so far? Ha? Kasi kailangan mong maintindihan based sa cash flow quadrant. Okay. Ayon kay Robert Kiyosaki ang gumawa at nag-invento ng teorya ng cash flow quadrant, yan. Divided into left and right. Sa upper left portion of the quadrant, andyan ang mga empleyado. Ang empleyado kumikita. Ito yung, saan ang galing ba ang kita ng tao ngayon? Okay, number one, employee. Meron kang trabaho. Meron kang pinagtatrabahuhan. Kumikita ka sa pagtatrabaho kasi meron kang pinagtatrabahuhan. Sa lower left portion, yung self-employed, ito yung merong trabaho. Inuulit ko, ang empleyado may pinagtatrabahuhan, kumikita sila kasi sinesweldohan sila. Ang self-employed may trabaho. Okay, sa right
portion naman sa upper right to yung business owner na meron silang system. Business owner, under ayon kay Robert Kiyosaki, dapat at least 500 employees ka para makonsider ka as business owner under this category. And upper left portion is the investor. Ini-invest nila yung pera nila by interest, by profit, etc. sufficient na para mabuhay sila habang buhay. Yung pera na nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Diyan mapunta ang mga negosyante na empowered consumerism. Yes! Go! Okay, go! Watching from Saudi Kasim po. Magiging malupit, men. Okay, Ruthlin. Hello, applying Ruthlin. Okay, game tayo! Tinamar na galing. Ready. Okay, game. Isa-isa natin. Kailangan natin ma-dissect each quadrant for you to understand. Tapos later, ikukumpara natin yung each quadrant to our business of empowered consumerism. Okay, investor. Unahin natin mga investor. Tinamar na ulit. May investment ka, pera nila ang nagtatrabaho para sa kanila. Sipin mo, pera na ang nagtatrabaho, no? Wala ka nang gagawin. Yung pera mo na, yung interest mo sa mangko, yung mga investment mo, sufficient enough to feed you sa entire na buhay mo at ang iyong pamilya. Big time! Sino ang mga investors so far? Ito yung mga mayayaman sa buong mundo. At ito ang mga mayayaman. Alam nyo ba na before, na alam nyo ba na dati si Elon Musk ang pinakamayaman, yung may-ari ng Tesla at SpaceX? Pero kagabi, ayon sa latest report, na-regain ni Jeff Bezos ang kanyang pagiging number one na richest sa buong mundo. Used to be short-lived si Elon Musk na number one na pinakamayaman sa buong mundo. Pero kahapon lang ay na-inform, minessage sa akin, attorney, sabi ni Elon, ako na po ang pinakamayaman ngayon, sabi ni Jeff. Ganon kami, o saan ganit? Jeff Bezos, sino si Jeff Bezos? May-ari ng Amazon ba? Sabi na, siya may-ari yung online, lumakas ang online. Kasi bakit? Eh, hindi naglalabas. Nag-chat ako, pa-deliver. Okay? Number two ay si Elon Musk. Ito yung pinapakita ko lang sa inyo, not in the particular order. Si Bill Gates, may-ari ng Microsoft. Siyempre, may-ari ng Facebook, si Mark Zuckerberg. Ayon sa pag-aaral, tayo na si Mark Zuckerberg at saka si Microsoft. May-ari ng Microsoft, si Bill Gates. Okay? Yan ang mga top 10. Okay? Sa Pilipinas naman, nandun pa rin ang mga siblings. Ito yung mga anak, mga tagapagmana ni Henry C. Hindi naghati-hati. Mga tinamaan na magaling niyan muna. So, na-recover nila. At ang number two ay si Manny Villar. Okay, di ba? Real estate. The brown tycoon. My former boss. Di ba? Pero kung individually, number one talaga si Manny Villar. Pero dahil si siblings, hindi pa naghati-hati. Okay? Sila ang number one. Number three, Gokongwei, Enrique Rezon, Jaime Sabel, Lucio Tan. Ang gagaling naman ito. Ang gagaling nito. Pero definitely, pero alam niyo po ba, lahat ng mga negosyo ngayon, apektado. O, si Manny Villar, mga manutanggalan na rin. Nagsara na rin ng mga ibang mga lines sa Cebu Pacific. Diba, sarado ang mga mall sa Ayala. May mga nagsara na rin Jollibee ni Tony Tan Kachong. Nasabihan ako eh. Ano man tayo nasabihan? Ay, jam lang ha, tinamakan ng magalaw ng seryoso. So, yan ang pinakamayaman. In other words, what's the point? Yung mga mayayaman na tao sa buong mundo at yung mayayaman na tao sa Pilipinas, iisa lang ang ginagawa, nasa pagnenegosyo. Kaya kung gusto mong yumaman, magnegosyo ka. Okay? Hindi ko naman sinasabing kasi pag nagnegosyo ka ng empowered consumerism, ay magiging kasiyaman mo sila. Wala akong sinabi. Ang punto ko lang, kung dahil nagninegosyo sila, dahil maganda ang buhay nila, dahil mayaman sila ka sa pagninegosyo, ay why not do the business of empowered consumerism? Okay, game! Isa-isahin natin. Are you ready? Eto na. Okay, na. So habon. Watching from Jeddah, Saudi Arabia, si Glo Kalimlim. Okay, so anya pa. So good morning sa inyo lahat. Galing, ay naku, tinamaan kayo magaling. Watching from Kuwait, si Joy Cardona. Okay, so andyan kayo. Ladies and gentlemen, game na tayo. The question is, notebook, ready na ba notebook? Oh, game, okay. Traditional business. Kanina pinag-usapan natin yung nasa left portion of the quadrant investor. Sa upper right portion naman ay yung business owner. There are three classifications ng business.
Number one, traditional business. Okay, sa number two, franchising. And number three is multi-level marketing or referral marketing. Oh, di ba yun? Referral marketing. Ano yan? Multi-level marketing? No, it's a referral marketing. Okay. Number one, traditional business. Sa traditional business, dapat malaki ang kapital mo at dapat malaki ang kaalaman mo. Hindi pwedeng malaki lang ang kapital mo pero konti ang kaalaman mo. Malulugi ka rin. Malaki nga ang kaalaman mo pero maliit ang kapital mo, malulugi ka rin. Dapat parehong malaki ang kapital, dapat malaki din ang kaalaman mo sa pagnenegosyo to survive nowadays. Number two, franchising. Like for example, the big franchising ng Jollibee. O Jollibee, 50 million. Diba? McDonald's, pinakamaliit na gasolinahan, 5 million. O, yan yung mga franchising. Ito yung the authority to use the integrity of a particular trade name or trademark o ng pangalan nila. Kasi naka-establish na sila ng reputation, good reputation and integrity. Okay? Multi-level marketing. What is multi-level marketing? Ito isang negosyo. Listen, ito isang negosyo din. A multi-level marketing is a marketing strategy in which the sales force is compensated not only for the sales they personally generate, but the sales of their downline, creating a hierarchy of distributors. Diba? It is generally accepted the first multi-level marketing was introduced in 1945 by California Vitamin Company. And 10 years thereafter, yun yung sikat na Amway came na. Okay? Multi-level marketing, it's a 4-year course sa Canada, 2-year certificate course at University of Massachusetts and sa Chicago University. Okay? It's a 3-unit subject and the multi-level marketing and direct selling. Ay isang a 3-unit subject sa marketing course, naka-integrate sa marketing course sa mga sikat na universities and colleges dito sa Philippines. It's a 6-week crash course sa Asian Institute of Management. In other words, multi-level marketing ay pinag-aaralan na po. Siyempre, kung medyo may edad ka na ngayon, hindi mo ito naaral kasi number one, late na itong naka-incorporate sa marketing courses dito sa Philippines. Okay? So pinag-aaralan isang kurso na sa Canada, 2-year certificate course, 2-year course na ito sa Chicago Illinois University of Massachusetts sa US, yung nasa multi-level marketing sa abroad, okay? Ito po yung karamihan yung mga professionals ng qualification dito lang sa Philippines, hindi professional requirements, okay? Multi-level marketing or network marketing sa billion-dollar industry sa abroad, okay? Dito sa Philippines, okay, marami na rin kumikita sa multi-level marketing. Kaya lang siyempre, hindi maganda rin ang reputation ng multi-level marketing because of the people behind the industry. Eh, hindi naman mga seryoso, mga pabungol-bungol, akala gusto is income. Kaya kami mag-ganitong training para hindi bungol-bungol at tinamaan ang magaling niyan. Okay? Yan. Sa kabila naman portion naman is the employee and self-employed. Huwag kayong mag-alala mga nasa empowered consumerism kasi papunta tayo doon sa right portion, mga business owner. Nandito karamihan nagsisimula sa left portion of the quadrant which is employee and self-employed. Okay, empleyado, tanong. Kung ang empleyado ay isang pagnenegosyo, ano ang puhunan ng pagiging empleyado? Ang puhunan dito ay, syempre, yung pinagbayad mo na super conservative na 1 million pesos. Ito, yung 1 million po, ito po, more or less, yung ginastos mo ako po ay pinag-aral ng 4-year course. Mga 90. Pero ngayon, double o triple na po ang gastos. Kasi bakit? Ako po galing sa probinsya eh. Galing sa probinsya ng Marinduque. O di ba, lumuwas ako sa Pilipinas, lumabas ako sa Maynila, nakipagsapalaran, nag-aral sa Universidad ng Santo Tomas, di ba? Nag-dorm nung paikot-ikot sa Sampalo, bumastos ng pagkain, bumastos, mayroon pang yaya, yaya-bans pa, o di ba? O, eh, porpoy, ay, nag-aral pa ako ng batas, o, subordan nung talagang mas marami pa. O, kung ikaw na lang na ordinary na college graduate, more or less ang ginastos mo ng unang panahon ay 1 million. Kaya lang, aside from your tuition fees at other expenses, gumastos ka pa rin at part ng puhunan pa rin kung ito'y parang isang negosyo, yung iginugol mo sa pag-aaral mo. Mahirap na yun, you know, wife, sila 14 years, ngayon 16 years kasi grade 1, grade 11, and grade 12 na. Well, sa atin, hindi lang 14 years, additional 4 years,
Kasi meron pa after graduation ng college, may 4 years pa ako sa college. Yun, nag-review pa. Ito naman, nagsunog ng kilay. Kaya pinagtatanong, sunog ka ng kilay, tapos ganyan-ganyan, mag-report ba? Networking-networking ka. Diba? Eh, kaya nga. Ito naman, kanwalay. O kaya lang po, karamihan ng empleyado ngayon, ang sweldo na lang 15,000. Yung iba less. Handa nilang tanggapin unless kaysa sa wala. O yun ang ano na yan. Ay, bakit nagtatsaga niyan? 10,000 lang o 12,000. At okay, okay na to kaysa sa wala. O yun ang panuturo ng Pilipino. Settling for less. Although they know for a fact that they deserve more in life. Okay? O, 15,000. Ngayon, kung ikaw sumisweldo ng 15,000 pesos, the question is, kailan mo ma-recover ang 1 million? Ha? 1 million na ginastos mo. Okay? Kailan? Kailangan ka na magaling compute. Okay. Ano ang situation ng employee? It's for you to realize. It's more on info realization. For you to realize something here. Hindi tayo magtuturo dito ng skills. More on realization. For you to realize that indeed you have to appreciate the fact that really empowered consumerism is the answer. Answered prayer to. Attorney, answer prayer. You know why? Eh, nagdadasal ka. Dasal ka ng dasal. Meron ka ng magandang kalusugan. Meron ka ng dinikita. Gumanda ang buhay. Kung OFW ka, umuwi ka sa Pilipinas for good. Dasal ka ng dasal. Tapos may invite sa iyo si Empowered Consumerism. Ladies and gentlemen, Empowered Consumerism ang answered prayer. Ito lang sagot sa inyo mga dasal. Why? Malakas ka kay Lord. You know why? Yung iba makikita nila Empowered Consumerism after 2 years pa. Yung iba makikita nila Empowered Consumerism after 5 years pa. Yung iba makikita nila Empowered Consumerism after 10 years pa. Yung iba, they will not see Empowered Consumerism. No? Okay? Sabi po, para daw po nadodoble ang boses ko. Can you check nga po? Can you check, para daw po nadodoble ang boses ko. Can you type number 1 kung nadodoble nga, or number 4 kung hindi nadodoble ang boses ko? Paki-double check nga po. Number 4 kung hindi nadodoble ang boses. Paki-ano nga po, I'm just testing kasi para may nag-message, nadodoble ang boses. Okay? Can you check, hello mic test, 1, 2, 3. O, di naman, sabi ni Jocelyn. Clear po. Okay, clear. Okay, siguro baka kanina yon. Okay. Okay, game. Right po. Number 4. Okay, thank you very much. Okay, empleyado ka. Oh, for you to realize, nauubos ang leave mo, no work, no pay ka na. Ito, nangyari ito sa pandemic. Okay? May sakit ka, anak mo, di ka maka-absent. Okay, ang mga empleyado, siyempre, ginagawa nila ang sakripisyo, pumapasok sa opisina for their families. Okay, kaya lang, minsan may mga pagkakataon na kailangan na ng pamilya mo o kailangan ng anak mo ng oras mo at mag-aaruga mo sa kanila, hindi mo mibigay kasi meron kang tinatapos sa trabaho sa employment. That's the irony of it. Tama? Wala kang time freedom. Pag sinabi ang employment, wala kang time freedom kasi basically para na-ibenta mo na 8 hanggang 10 oras mo sa employment for how much? Sabi nga nila, your salary is the bribe that is given to you for you to forget your dreams. Okay? Wala kang time freedom. Ano ba yung time freedom? Ang time freedom po, yung may kalayaan kang gawin, ang ano mong gawin, ang gusto mong gawin sa buong maghapon mo, sa buong 24 hours mo. Well, sa mga employment, nakadikta kung anong gagawin mo. Sa amin ang 10 oras mo, kailangan mong pumasok ng 8 o'clock, kailangan mong mag-lunch ng 12 to 1 o'clock, kailangan mo umuwi ng alas 5 unless may bibigay ng panibagong trabaho, hindi ka muna pwedeng umuwi. At kailangan may pasok ka ng Sabado, Linggo lang ang rest day mo. Wala kang kalayaan. Nakadikta sa kontrata, nakadikta kung saan namang agreement yan. Wala kang kalayaan. Okay? Yan ang predicament ng employee. O masaya ka pag Biyernes. Karami na employee, masaya pag Biyernes. Super hyper pag Biyernes o holiday. Kasi bakit? Wow, Biyernes na naman. Diba? Wala namang pasok bukas. Ibig sabihin, talagang hindi nila ini-enjoy. Talagang hindi sila masaya sa employment kasi sipin mo masaya. Sipin mo, Monday hanggang Biyernes, malungkot. Tapos Biyernes na lang ng hapon masaya. Sabado, Linggo ng gabi, medyo malungkot na yun kasi papasok na naman. See?
Next, kahit na anong sipag mo, yan ang sinasabi natin, kahit na anong sipag mo, ganun pa rin ang sweldo. Why? Eh, yun ang budget sa position na sa trabaho mo. Manager ka, ito ang budget sa manager, 50,000. Kahit na anong sipag mo, hanggang 50,000. Regardless of your educational background, whether kung lagi o hindi, hindi pinag-uusapan ang iyong technical skills, hindi pinag-uusapan, basta ang budget namin sa pagiging manager ay 50,000. Ano, kahit anong sipag mo, kahit mag-overtime ka, may konting overtime payment, yung ganun pa rin. Kaya wala nga yung mayaman kahit na anong sipag mo, wala yung mayaman sa pagiging empleyado kasi ito lang ang sweldo mo. Kahit masobrang galing mo, kahit sobrang talino mo, kahit anong sipag mo, ito lang ang salary mo. Malamang may overtime kayo, may konting increase, 10%, 50%. Okay? Pag nag-retire ka, ang mga employee, mga empleyado, pag nag-retire ka, ganun pa rin. Baka mag-negosyo ko pa rin. O maraming ganyan eh. Maraming ganyan eh. O di ba, nakakuha ng retirement pay. Nakakuha siya ng retirement pay, di ba, after 6 months, gastos dito, gastos doon. Bili ng sasakyan, balato sa mga apo ng gadget, o di ba, papaayos, papagawa ng paparepair ng bahay. After 6 months, paubos na yung pera, ang sabihin na nila ko, kailangan natin itong natitirang pera, inegosyo natin. See? Papunta rin naman pala sa negosyo para lumaki ang pera. Why do you have to wait for retirement para magnegosyo? Bakit hindi na ngayon? Kung ikaw ay magre-retire 2 years from now, 3 years from now, or 5 years from now, start doing empowered consumerism para ito ay in preparation of your retirement. Kung ikaw ay OFW that you intend to come back sa Philippines for good, 2 years from now or 3 years from now, the best time to join empowered consumerism ngayon. Okay? Meron ako dyan. Meron ng lockdown March 15, right? Meron ako bandang January. Meron ako nire-recruit na empleyado. Anong sabi na sa akin? Attorney, pagbigyan mo na ako. Magre-retire na ako after 6 months, mga bandang June. Ah, January 2020, nire-recruit ko. Attorney, huwag niyo na muna ako sasaling, hintayin na natin yung retirement ko. Oh, ma, been working to that company for 30 years. Magre-retire daw siya ng June. Medyo may edad na. Kaya lang, nagka-lockdown, nalugi ang company, nagsara ang kumpanya, wala na siyang natanggap na retirement. See? See? Kaya nga may dahilan kung bakit pinapakita ang empowered consumerism. Wala pa yung problema sa pera, hinahanda ka na kasi ito na nga. Okay? Employment. Employed ka kasi may gawin ka o wala. May sweldo ka. Oo. Oh, to be honest, katapusan na. May gawin ka hindi. Mag-trabaho ka na kunwari. Di ba? May trabaho ka. May trabaho ka. Di ba? May gawin ka o wala. May sweldo ka. Kaya ngayon, medyo meticuloso ng kumpanya. Pag hindi ka performing, replace ka. Ang dami naghahanap ng trabaho. 2-5 na empleyado ngayon. Right? Ito, mga empleyado naman na nag-a-abroad. Attorney, bakit mo kailangan gawin ang empowered consumerism? Bakit ako mag-a-abroad? Eh, yung asawa, bakit ako mag-i-empowered consumerism? Eh, okay na yung buhay namin. Yung asawa ko nasa abroad. O, tanong, bakit siya nag-abroad? Kasi karamihan ng OFW nag-abroad kasi walang makitang opportunity dito sa Pilipinas before. Wala nakita opportunity noon. Possible. But wait. May opportunity na ngayon na pwedeng kitain yung kinikita mo sa abroad o kinikita sa abroad ng asawa mo. Magkano ang ginastos para makaalis? Of course, mahal. Iba, nagsanglaan pa ng kalabaw, ng lupa. Yung iba, pinangutang na yan. Kaya yung first 6 months na kanilang salary ay pambayad lang sa utang. Paano mga bata, lumalaking walang gabay? O yan ang problema, hindi ko nila lahat. Kasi forced by circumstances. Yung mga OFW ang nag-aalaga, mga lolo, mga anak nila, lolo at lola, kung hindi yung isang spouse nila, isang asawa, yung asawa nila. Iba magpalaki ang magulang versus lolo at lola. Eh, sandali, eh, bakit sila mag-aalaga? Nasa retirement mode na yung nanay at lolo at lola nila eh. Di ba dapat in the prime of their years, dapat nagpapahinga na sila. Ngayon, hindi makapagpahinga kasi bakit nag-aalaga ng mga apo na makukulit? Oh, siyempre. Bakit ikaw? Eh, bakit ba ikaw mag-anak-anak kung sino mo pala kayang alagaan? Eh, attorney, kasi kailangan ko mag-abroad. Kasi wala akong pera, kailangan ko mag-abroad. Eh, bakit? Kikikikiri-kiri.
Di ba? Aalembong-alembong. Wala palang perang pambuhay. Di ba? Kung ako maging senador, talaga, ang ipopropose ko, Senya Elektrika ang mag-aanak ng mga walang pera. Kasi wala na silang pera, mahirap na ang buhay. Nagdamay pa na isang buhay. Tinamaan na magaling. Di ba? Oh, eh, at ang sinasabi mo yun, kasi wala ka sitwasyon. Kaya nga, yan yung sitwasyon mo, lalagyan natin ng solusyon. Kaya nga ang solusyon is empowered consumerism. What we are discussing here is the situation for you to realize. For you to realize, di ba? Tapos, marirealize mo. Kasi kung hindi mo siya marirealize, hindi mo tatanggapin yung solusyon. You have to accept the fact that there is a problem, there is a situation, and after the stage of acceptance, yung solution na. O accept mo, o nga, no? Diba? At eto, marami nang nag-abroad, pero ngayon, hiwalay na. O, gusto mo ba yan? Hindi ko nila lahat, tinamaan na magaling. Misa may nagpa-private medyo. Itong pambira naman, hindi ko po nila lahat. Maraming ganyan eh. Andito yung lalaki, andun yung babae. Yung lalaki na lungkot, may pangangailangan. O nakaabang. Nandyan si Kumare. O, diba? No. Andito yung babae, yung lalaki nag-abroad. Hindi ko nila lahat. Malungkot yung lalaki sa abroad. May kakilalang malungkot. Malungkot one, malungkot two. Put them together. Magpakasaya na. Maybe yun. Matanong mga kayo sa mga seaman. Sige, may joke ako sa seaman. Ano ang kinatatakutan ng mga seaman? Question. Internet advert. Commercial. Ano? Ah, tama sabi ng Levy. Tamunan. Tama, attorney. Oh, wala akong sinabi. Alin yan ang tama? Ay, Jesus, din naman ang magaling. Aha! Nagmaning globe. Ay, mga signal. Tama po. Tama. O, matanong ko nga kayo. Ano ang kinatatakutan ng mga seaman? Sige nga, sagot nga kayo. Bago, sige, habang nag-break ako. Ano ang kinatatakutan ng seaman? Comment. Oh, tinamaan ka na magaling. Mga pirata ba kinatatakutan ng seaman? Hindi. Magkasakit ba? Hindi. O, sagot nga. Ano ang kinatatakutan ng seaman? Natatakot sila maago. Ito, hello po, watching from Switzerland si Amore. Hello, Amore, watching from Switzerland. Ganyan ka-bintan at ka-kalayo ng reach ng ating Kapetology at ng Jaden Project Community. O, diba? From Switzerland. Ay, Rosalyn, ang galing. Ang galing ni Rosalyn. Luma na pala yung joke ko. Tama din si Prince Lampito. Ay, alon daw, sabi ni Joby Oy. Kapit ang asawa ni Ingrid. May ang ipagbalik sa malapit. Oh, ang dami ang ipagbalik sa malapit. Alon po. Ano? MC Diaz. Ang kinatatakutan ng mga seaman ay marong send. Nakuha mo? Tinamaan ka ng magaling. Makati ang dagat at horny. Ayan na naman mga seaman luloko. Uy, anong seaman luloko? Oh, watching from Jordan, Viking State International. Watching from Japan. Ha, si Glenn Mike Gizando. May pirata ang asawa. Mapirata ang asawa. Si Abner talaga. Si Manimisin naman. Anda, si kumpare at orni ang kinatatakutan. Watching from Dubai, si Arlene Villanueva. Hello po, sir. Watching from Switzerland. Si Risa, hello. Kamusta naman niya sa Switzerland? Okay, pupunta ko dyan bukas. Joke lang. Masarap siguro sa Switzerland. Mga asawa nila, pumunta kay kumpare. Tinamaan kayo naman. Cyprus, Europe, si Melanie Palestanid. Natatakot matangay si kumare. Malaki alon. O, oh, itong kasagutan, nakuha na kanina eh. Ang kinatatakutan ng mga seaman ay hindi alon, etc. Ang kinatatakutan ng seaman ay marong send. Ano kayo marong send? Baka yung pang haharot ng mga lalaking seaman pumunta sa asawa. Ay, mukhang long yun. Mukhang ano yun, marong send nga. Oh. Sabihin, luma na pala yung joke ko. Kahapon ko lang napanood, tinamaan ang magaling hindi pala. Tama ako, tama. Ang bihira. Correct, MC.
Okay, marami nang nag-abuhiwalay na. You know, eh, bakit alam ko po? Kasi po alam niyo po, ang marami kong case, 90% of my cases ay annulment of marriage o declaration of nullity of marriage. At karamihan po ng mga clients ko, mga OFW, kasi maraming marurupok. Kasi ang lalaki, malayo lang na isang dipa, binata na. Iilan na lang kaming tapat. Nakisast. Tinamaan na magaling. Yes. Okay. Okay. Okay mo na na. Teka, hanggang kailan na mag-abroad? Oh, nasa yung asawa mo nasa abroad. Alam nyo ba na mahirap ang mga buhay? Hindi naman lahat. Karamihan mahirap ang buhay sa abroad. Actually, makikita mo yan. Nagpo-post na magagandang picture pero deep inside in their heart, hirap na hirap sila. Hindi lang nila pinapaalam sa mga mahal nila sa Pilipinas kasi para hindi mag-worry. Oo, nagbabi nagre-reklamo ka dyan eh. Atty, akala na ba ng mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas eh? Eh, pinupulot ng pera eh. Eh kung makinig, hangin dito, widon eh. Kaya nga, alam namin ang sitwasyon ng mga mahal namin OFW. That's the reason why part ng campaign ng Empowered Consumerism is to help our fellow kababayas ng mga OFW na maintindihan ang negosyo ng Empowered Consumerism. Ipapakita namin sa inyo na Empowered Consumerism ay legit, hindi scam. Kaya nga may abogadong tumatayo dito para malaman mo na legit, legal ang negosyo ng Empowered Consumerism. So, the last question is, kung nag-abroad ang asawa mo, teka hanggang kailan siya mag-abroad? Kasi hindi forever malakas ang katawan. Lagi na sinasabi, an OFW is not a lifetime job. Okay? Oh, karamihan ng mga employment, general rule, umiikot-ikot na lang ang buhay, sweldo, di ba? Bayad sa utang. Mangungutang na naman, sweldo, bayad, utang. Di ba? Yung 1 week before or 2 weeks before, yung sisweldo mo the following week, ipapangutang mo na, i-advance mo na, tapos yung darating mong pera sweldo, ipambabayad mo na lang sa utang. Umiikot na lang. Okay sana kung mangungutang ka kasi pangkapital mo sa negosyo ng Empowered Consumerism. Ang masakit na isa katotohanan, yung iba pinapangutang kasi either napapaluho, di ba, pang TV, cellphone. Wala akong problema sa mga napapatayo ng bahay. Pero minsan, siyempre, yun ang pinakang major investment ng mga OFW, yung bahay. Kaya lang naman, why not magnegosyo ka nga para yung kita mo sa negosyo, yun ang pantustos mo sa bahay. Tama? Eh, may bahay nga natapos. But where is the family, where is the complete family na dapat nandun? Meron naman ako isang OFW, nakwento ng OFW, padala ng pera, pampatayo ng bahay, padala ng pera, so nung akala niya tapos na yung bahay, umuwi siya para masurpresa ang pamilya na at para makita yung bahay na pinapatayo ng asawa niya. Nung pagpunta niya, sabi nung umuwi siya sa Pilipinas, imbis na masurpresa yung pamilya, di ba? Yung OFW na umuwi ay nasurpresa kasi wala palang bahay. 5 years nagpapadala ng sweldo, wala palang bahay. Umiyak yung asawa at yung mga anak, walang bahay na pinapagawa. Di ba? Yung mga ganong kwento eh. Meron naman mga OFW, sweldo, binigay yung sweldo together with her plane ticket pabalik sa Pilipinas. This is your last day. Get your things. Tomorrow is your flight. Wala, walang naipon. Mga ganang binibigla eh. May trabaho ka pa ngayon. Eh, paano kung yung boss mo patanggal sa trabaho? Di mo alam eh. Kaya yung mga dalawang mga nasa bahay, mga kasambahay, isa na lang ngayon. Marami mga kwento eh. Marami mga kwento. Kaya nga mahal namin talaga. Kaya nga kung ikaw ay guest namin, OFW, this is for you. Okay? Next. Ikumpara naman natin. Yes, Helen. Ang most hardworking ay OFW. Yes, ikot-ikot lang, haha. Dalaga din ang asawa. Oh, kung aalis ang bana. Ano yung bana? Dalaga, yung matching. Oh, mga ganyan. Oh, diba? Ate, love, health. Ito, ate, love, health. Tugel, ano yun? Okay. Oh, good morning. Pag dito kayo, ibatin nyo yung grupo nyo, ha? At ilagay nyo rin ibang lugar kung nasaan kayong lugar. Kasi, syempre, minsan, nire-reviewin natin ito. Okay. Oh, yeah, game. Oh, ikumpara natin ang employment versus sa Empowered Consumerism. Oh, sa employment, maganda sana kung ikaw ang boss. Kung hindi ka boss, mahirap. Kasi siyempre, pag boss ka, may nawa kang tao, malaki ang kita mo. Nung ako
a corporate lawyer sa Makati, nagbubus lang ako, di ba? Galit ako sa palak, mamayang. Talagang alas 8, talaga naman ang postura ko. Alas 8, nandun ako sa Makati, 10:30 yung boss ko, papasok, may nasa likod yung sekretary, may dalang diary, may dalang kape. Yung boss ko, magkakapi-kapi, magbabasa ng diary, magpipirmahan, may tatawagan, after lunch, aalis na yun at bukas na kami nagkikita. Pero sa sweldo, malaki ang kita ng boss ko. See? Ano yung buhay? Sa empowered consumerism, ikaw ang boss dito. Tama? Ikaw ang gagawa ng negosyo, negosyo mo ito. Dapat meron kang sense of ownership sa business mo. Hindi mo boss yung iyong upline, hindi mo boss yung may-ari ng kumpanya, hindi mo boss yung mga training team, VPs, hindi mo boss yan. Ikaw ang boss dito. Your upline is here to guide you. All you have to do is to follow. First 2 years, the network marketing is just for you to follow the system and follow your upline. May mga pagkakataon, siyempre, na pinupush ka ni upline. Kasi baka man nakikita ni upline mo na meron kang potential, kaya pinupush ka, and you should be willing to be pushed. You should be willing to accept the pressure. Kasi yung pressure na yun ang magbibigay ng yung full potentials, yun ang maglalabas. Kasi definitely, pagbago ka, meron kang routine, meron kang comfort zone. Your upline is there to push you going out of your comfort zone. Just accept and follow. Marami din nawiwindang kasi they don't like to follow their uplines. Walang yes upline. Kaya nga nakalagay doon sa attitude natin na module is yes upline. Kahit na anong sabihin ng upline mo, bawal mag-isip, yes upline. Except, ang pinapagawa ng upline mo ay illegal. Except, ang pinapagawa ng upline mo ay immoral. Except, ang pinapagawa ng upline mo is against the company policy. Kung hiwala sa tatlo, ang inuutos ng upline mo, all you have to say is yes, upline. Mag-training ka, yes, upline. Kung mausap ka ng 10 sa isang araw, yes, upline. Mag-close deal ka ng 1, close deal everyday, yes, upline. Kasi minsan pinag-aaralan pa eh. So, tama kaya, susundin ko kayo yung upline ko. O minsan mas prevailing ito kung yung upline ay mataas ang pinag-aralan, kung yung downline ay mataas ang pinag-aralan kaysa sa upline. Kasi minsan sinisino, ay ba't ko na ba susunod nito? Ay high school graduate lang ito, ako naman ay college graduate. May mga ganyan-ganyan pang mga analysis. No, hindi pinag-uusapan ang educational background dito. Ay pinag-uusapan dito yung experience and knowledge sa empowered consumerism. Just all you have to do is to follow the system. Sinasabi ko nga eh, madali lang ang negosyo ng empowered consumerism. Ang mahirap talaga ay sumunod. Kasi you know why? Pag hindi ka sumunod, ito ang cycle. The way I see it, ito ang cycle. May kasama kang sumabay ka. Ha? Ayaw mo sumunod. May isang sumusunod. Umaangat yung sumusunod. Nagkakameron ng resulta. Ikaw naman na hindi sumusunod, nai-insecure ka kasi wala kang resulta. Nai-insecure ka sa sumunod. You will feel insecure, tapos medyo maglalaylo ka, magpapahinga ka, ma-out of focus ka, tapos hindi ka nababalik kasi naku, baka hindi na ako makakabalik. Ganun eh. Hindi mo na alam kung paano break because saan nagsimula? Sa hindi mo pagsunod. You will be left behind sa resulta. Tapos you will feel insecure. So anong gagawin mo? Follow lang. Eh, pero mas matalino pa sa upline. Tinamaan ka na magaling. Nagtatalo-talinuhan eh. Bawal mo na matalino. Hindi kailangan na matalino sa simula mo dito sa network marketing o empowered consumerism. Bawal mo na matalino. Kasi hindi kailangan ang talino dito. All you have to do is to follow. Say yes. Kaya kami yes, apply me. Follow lang. Maliwanag. O ikaw ang boss mo dito. Kaya lang ikaw ang boss. Ikaw din ang empleyado. Ang hirap kasi nori ng boss. O ikaw din. Ikaw ano. Bonus na lang eh. Sense of ownership. Ako ang responsible. Negosyo ko ito. Ako ang gagawin ko ito. Bonus na lang kung medyo supportive si upline. Hindi forever na niya si upline. Hindi forever si upline nandyan. Pag bago ka, tututukan ka, pero pag may mga dumarating na iba mga bago, lilipat naman nun. Kaya nga kung meron kayong mga upline mo ay nakatutok pa sa inyo, binibigyan pa kayo ng oras, be grateful. Kasi binibigyan ka pa ng oras ni upline. All you have to do is to master the basic system of your team. There's a basic system of your team that implement. Ang dami, huwag tayong training. Gusto ko ang dami training sa empowered consumerism. The question is, are you applying all the theories that you have learned? Kasi kung ikaw mag-aaral ka tapos hindi mo naman ini-implement, useless din. Diyan, nakakaiba.
Kasi sa training alone, i-apply mo lang yung basic nasa in, nasa eh, nasa NECO, tapos tambo tumuto eh. Mama, mo ikaw ang boss. Sa employment, hindi ka boss. Sa empowered consumerism, ikaw ang boss. Next, pagdating sa financial freedom, ang empleyado, hindi na nakaka-achieve ng financial freedom. Why? Pang isang tao lang ang sahod nila eh. Magtrabaho ka ng pandalawang tao, pang tatlong tao, o pang tatlong posisyon, pang isang tao lang o isang posisyon lang ang sahod mo. Well, sa empowered consumerism, magtrabaho ka, ibibigay sa inyo sweat equity. But initially, there's such a thing as delayed gratification. And delayed gratification, ibibigay mo yung 100%, tapos sooner or later, after 1 year, 2 years, dun ibibigay ang resulta triple ng iyong effort na yon. Di ba sinasabi lagi dito, tinatanim dito ay munggo, ang tinatanim dito ay mangga, hindi munggo. Munggo, pag tinanim mo, 3-4 days, may toge na, pwede mo na makain, pero wala nang kasunod. Ang mangga, di ba? Matagal na panahon para hindi magkabunga. Di ba? Babakuran mo, didiligan mo araw-araw, papausukan mo, sasayawan mo. After 5 to 10 years, magkakabunga na yan, busog ka na, may bunga pa. Ibig sabihin, delayed ang gratification. Delayed ang result. Kasi nagtatanim ka pa. May planting season. If you are in the planting season, don't expect na mag-harvest ka. May mga bungol din. Kaya nga may mga ganitong training sa JLM Project, may digital blueprint, para maintindihan mo that there is a separate season for planting and there is a separate season for harvesting. Okay? Kailan? Depende sa iyo eh. Kaya nga mas mabilis na lang kung susunod ka sa upline mo. Kasi meron tried and tested na formula na si upline na ginagawang sistema. All you have to do is to follow. O, evacuate. Dito tayo. O, dito. Pasok. Ay, kasi dito tayo. Ang sabi kasi ba, ay, dito ako. Gusto ko dito. Hindi ko natatagalan ang resulta. Okay? O, dito. After 2 years, 3 years, 4 years, that because of the law of leverage, mapaparami ng sarili at oras mo sa ibang tao, pwede kitain mo dito ay pang 10 tao, pang 100 na tao. That's the essence of law of leverage. Magpaparami ng tao, magpaparami ng oras at sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Kaya madali ma-achieve dito ang financial freedom. Ano yung financial freedom? Yung hindi mo na iniisip kung magkano ang presyo pag kumakain ka sa restaurant. Hindi mo na iniisip ang presyo pag nag-grocery ka. Hindi na yung parang kumakain. Ah, di ba karamihan, pag nag-order sa restaurant, sa presyo muna, tapos kumakaliwa. Kasi yun ang kaya niya. Okay? Merong financial freedom. Pero huwag mo man agad mag-claim ng financial freedom. Kasi part ng kinikita mo dito sa network ko, part ng kinikita mo sa network mo, ibabalik mo sa network mo. That's yung business reinvestment. Karami ang common mistake dito, may kita sa negosyo, yung kita sa negosyo, nilalakas. Binibigay sa pamilya, binibigay sa kwan. So, hindi na ano, portion, percentage of that income should go back to your network. Depende. Iba nabibigay ng incentive, iba nabibigay ng promo, etc., etc. Binabalik. Like, paglagay ng hub, iba paglagay ng etc., etc. Okay? Next. Employee. Okay, employee. Ano ang pangarap? Iba ang pangarap ng empleyado sa pangarap ng mga nasa empowered consumerism. Ang pangarap ng empleyado, makabili ng relo, makabili ng sapatos, makabili ng cellphone, makabili ng damit. Siguro a little travel. Kaya pag minsan, pag nakakaranas sila ng malalaking pangarap na dinidiscuss ng mga nasa empowered consumerism, ang actionalized, kalokohan yan. Diba? Kalokohan yan. Diba? Ikaw, nasa empowered consumerism ka, kamusta ang pangarap mo at ano ang pangarap mo na gusto mong matupad sa empowered consumerism? Sige nga, I'll give you time. I-comment nyo nga down below sa comment section, ano ang pangarap mo na gusto mong matupad sa empowered consumerism. Pag nailagay mo na ang mga pangarap mo dyan, kukupo sa kamay ko at i-play over natin na matupad na ang mga pangarap mo. Siyempre, nilagay mo na ng trabaho yan, pero mas mabuti na yan. Ano ang pangarap na gusto mong matupad sa empowered consumerism? Gusto mong magkameron ng kotse? Anong klaseng kotse? Be specific. Gusto mong magkameron ng bahay? Ano ang description ng bahay? Up and down, ilang rooms, ilang toilet, and bathroom. Gusto mo makapag-travel abroad sa ang parte sa mundo o baka sa outer space yan. Sige nga, I'll give you time. Tanong, hindi mo alam kung anong pangarap mo. Ibig sabihin, diba? Hindi pa na-discuss ni upline. It's time
for you to comment down below ano ang mga pangarap mo. Ilan kayo nandito? 688. I-comment nyo nga dito kung ilan ang sino yung ano mga pangarap mo. Sige nga, sige nga. Attorney, pwede po ba dyan ang student? John Kenneth pa lang. Yes, pwede ang student dito. Okay, pwede student dito. John Kenneth. Okay, you just comment. Comment down below ano mga pangarap mo. Ano pangarap mo? Kung may naniniwala sa pangarap, o hindi ka lang makapag-comment eh. Kasi bakit? Andyan yung ego mo, andyan yung pride mo. Bakit kung magko-comment, di ba? May resistance ka pang nararamdaman. That's why. Tinamaan ka naman. May resistance eh. Well, bakit? Comment ka na. O hindi ka na ito, comment. O. Kasi may angas pa. May pride pa. Comment na. Okay. Makabili ng bike sa kinabigyan. I'm the next millionaire. O, sige. O, sabi ni 1 million savings ni Lynn Okay. Milin Nagato. Two-story house. O yan. Financial freedom and three house. Anong three house? Tinamaan ka na magaling mismay. I want to be successful. Pag sinabi mo, you like to become successful, ano ang meron ka para sabihin mo na successful ka sa empowered consumerism? Ano yung mga tanong pang further question eh? Panganap ko gusto ko magkaroon ng sasakyan at makabili ng bahay at lupa. Yan, pangarap. Magkaroon naman ng bahay at lupa. Yung mga tanong is, magkaroon naman ng bahay at lupa na gusto mong makuha. I want to have a house, car, travel around the world. Millionaire soon, attorney do, sabi ni Jocelyn. O millionaire soon, o build network, build up yan. O comment nyo sa mga kapanood ng replay, hindi pa unang lahat. Okay? You comment down below, okay? At lahat ng mga pangarap na may susulat dito ay matutupad in Jesus' name. Amen. Okay? Masalagyan ng trabaho, hindi lang puro faith, dapat may action. Dapat sumusunod, may sistema. Kasi may opportunity and vehicle na for you to get your dreams. Okay? Ang kulang na lang ay yung action mo to get it. Okay? So, next. Okay? Yan. Self-employed. Mas malaki ang kinikita ng mga nataong self-employed kaysa employee. Okay? Inuulit ko. Yung empleyado ay may trabaho. Ang number two, ang self-employed ay... Ang empleyado ay may pinagtatrabahuhan. Ang self-employed ay may trabaho. Mas malaki ang kinikita ng mga taong nasa self-employed kaysa employment. Okay? Ano example ng self-employed? You, if you are a professional practicing your profession on your own. Like, for example, sa akin, yun, abogado ako, may sarili akong law office. Self-employed ako aside from empowered consumerism. Doctor ka, may sarili kang clinic. Self-employed ka. May accountant ka o engineer ka, may sarili kang opisina. Self-employed ka. Kunwari, for example, yan, abogado ka, okay, mas maraming kaso, like, for example sa akin, mas maraming kaso na tinatanggap ko, mas malaki ang kinikita ko. Kaya lang dahil marami akong kaso, marami akong ibibigay na oras at karamihan yung oras na napakit para sa sarili ko, para sa pamilya ko, nakukuha ng maraming kaso na ibinibigay ko. Okay? So meron trade-off. Magbibigay ka ng oras sa kaso mo, pero mawawalan ka ng oras, magiging busy ka. Okay? Computer technician, marami kang tinatanggap na inaayos na computer, mas malaki ang kita. Kaya lang siyempre, mababawasan yung oras para sa sarili mo at para sa pamilya mo. Okay? Self-employed o negosyante, yung mga small business owner, ang tawag din doon po ay self-employed. Hindi porke may negosyo ka, business ano ka, under the parlance or under the guidance ng four quadrants ni Robert Kiyosaki. Para maging negosyante, umasap sa business owner, dapat at least may 500 employees ka. Mga negosyante, o check mo yung tubo mo. Marami mga negosyante. Okay. Marami negosyante na, siyempre, magkano yung tubo mo. Yung mga negosyo, siyempre, may mga negosyo na wala ng tubo, nandiyan na lang for the sake na meron silang negosyo kasi kinakain na sila ng overhead expenses. May negosyo ka ngayon, kunyari may sari-sari store ka, may karinderi ka, may mini grocery ka, the question is, magkano ang tubo mo? Okay, after deducting the overhead expenses, kamusta na ang kita? Yun ang ganun eh, after deducting the overhead expenses, kamusta na? Minsan kasi may kita ka, yung overhead expenses mo ay kapareho na lang ng kita at minsan mas mataas. Ang tawag doon ay break-even na lang. Diba? Karamihan. May deficit na. Nandyan na lang sila pero kung talagang susumahin mo sa libro, mukhang wala ng kita. Ay kaya lang tanong, yung pagod mo na value mo na. Diba? May mga isawan ka. Diba? Meron kang karinderiya. Diba? Namamalengke ka. Naubos. Tinamaan na magaling. Naubos na. Kaya lang, uulitin mo naman, mamamalingi ka lang sa madaling araw, magluluto ka naman, maiinitan ka naman. Pag okay na naman, di, siyempre, uulitin mo, naubos na, masaya ka, uulitin mo naman kinabukasan, yun ang buhay ng mga small-time na negosyante.
Okay, yung mga kalaban mo sa negosyo, kakainin ka niyan. Ay, mahirap na mag-survive ngayon. Iba na usapan ngayon sa pagnenegosyo. Oo, for example, i-compare natin ang self-employed to empowered consumerism. O, puhunan mo na kapital. Yung mga disente, kahit paano na disente na negosyo sa labas, ang puhunan niya ay 300 to 500,000 pesos, yung mga disente. Okay? Sa empowered consumerism, look at the beauty of our business, ang puhunan mo lang sa isang account is 8,999 kung isang account lang. Pero try to ask yourself, siseryosohin mo ba ang negosyo ng empowered consumerism? Kasi kung siseryosohin mo ang negosyo ng empowered consumerism, go for 15 accounts. Alam ko, this is not your first time na napakinggan mo yung 15 accounts. Malamang, pinupush ka ng yung sponsor or upline to go for 15 accounts. Malamang, you're thinking twice, baka gusto niya lang additional pay, etc. Go for 15 accounts. Kaya kumita ako ng first million ko sa loob lang ng 2 buwan because ako po ay merong 15 accounts at lahat po ng leaders under my team ay 15 accounts. Yun naman nandun. Okay? So initially, kung hindi mo kaya ng biglang 15 accounts, may mga tinatawag, mga strategies ang inyong mga grupo, you go for 1 account or go for 4 accounts sa patusok, etc. O yun muna ha. Yun muna yung tanongin mo. Ano ba yung mga 15 accounts? 15 accounts. Okay? Okay, so yun. Again, pagdating naman sa kita ng mga negosyante na malaki ang kapital, ang karamihan po dyan neto ay mga around 50 to 100,000 lang. Sandali ha, bago ka kumita, mayroon tinatawag na return of investment, ibig sabihin yung kapital mo na re-recover. At karamihan po, safe na ma-recover mo ang inyong kapital sa loob ng 2 taon. Kaya lang because of pandemic, nai-stretch yung 2 years to 4 to 5 years bago ma-recover yung kapital. Yung iba, hindi na naka-recover ng kapital, nagsara na. Kasi hindi na kaya ang expenses, maiksi lang yung PC. Karamihan ng mga seryosong negosyo, 50,000, kasi bakit? Ang taas po ng kanilang overhead expenses such as renta, business permit, mayor's permit, at mga pasweldo ng kanilang mga empleyado. Look at the beauty of empowered consumerism for one account with a minimum capital of 8,999, nakuha mo pa yung produkto na 13,000 pesos, meron ka pang transferable scholarship, meron ka pang insurance, pre-medical check-up, tinamaan ka na magaling, you can earn as much as 864,000 pesos per month subject to upgrading pa to 1.4 million. At tinamaan ko, palakpak. Diba? See the big difference when it comes to capital and sa profit. Okay, ito ang pinakamaganda sa empowered consumerism. Ito ang glaring o obvious difference na makikita mo sa negosyo natin. Ano yun eh? Ano negosyo natin? Sa traditional negosyo, magbabayad ka ng rent, business space, salaries, product inventories. Look at the beauty of our empowered consumerism. Wala kang overhead expenses such as payment of rents, business space, mayor's permit, barangay clearance, no product inventories. Why? Sagutan ng kumpanya yon. Hindi mo babayaran yung renta sa Ortigas, sa mga business center. Kung merong legit na business expense, dito sa negosyo na empowered consumerism is to have a good gadget, and number two is internet, and number three is the hub. I'm recommending to go to the hub kung ikaw yung full-time naman. Kasi there's a science sa hub. Ang science ng hub is for you to develop good habit, good discipline, teamwork inside the hub, and good and favorable business environment. Nawala itong apat na ito pag nag-online ka lang sa bahay, tinamaan ka na magaling. Okay? So that's the science. There's a science there. Okay? So ibig sabihin, pag may negosyo, meron kang overhead expenses. Sa empowered consumerism, generally, walang overhead expenses. So lumalabas, kung meron ng overhead expenses, ito yung internet, dapat mabilis. Pag medyo pa data, matagal na tayo, pag pa-data ka pa, tumigil ka lang, tinamaan ka na magaling. And number two, syempre, nice gadget. And number three, push yourself, pwede kang mag-hub. Ito na yung hub, ask your sponsor about your hub. Pag OFW ka, see to it, nagpapadala ka ng hub. Kasi part-time ka na, magpadala ka sa hub ng full-time. Okay? O, kahit wala kang kita, good thing. Kaya dito nagsasara ang mga traditional na business kasi nung pandemic na wala silang kita, they still have
yet to pay the rents, business pay, salaries, product inventories. Meron pa rin silang binabayaran overhead expenses. But look at the beauty of empowered consumerism, assuming na wala kang kita, wala kang babayaran rent, empleyado, etc., etc. This is the classic and glaring, ha? Glaring difference, distinct contrast ng business sa empowered consumerism. Look, kunyari meron kang grocery o sari-sari store dito sa Metro Manila, you cannot have a customer coming from Saudi, you cannot have a customer coming from Cebu or Africa just to buy mga goods mo sa sari-sari store or grocery. But look at the beauty of empowered consumerism. You can have a customer outside the Philippines. Why? Empowered consumerism is a portable business, meaning you can do it anywhere. Basta meron kang online, digital entrepreneurship. Ibig sabihin, dito, pwede ka makakuha ng customer outside Metro Manila, pwede ka makakuha ng customer sa Cebu, pwede ka makakuha ng customer sa Middle East, pwede ka makakuha ng customer even sa abroad, sa Africa or other continent because we are doing this online. Tama? Look at the beauty of empowered consumerism. Okay, may negosyo ka. Pag yung kapitbahay mo, lumalakas ang negosyo mo sa empowered consumerism, sa sari-sari store, yung kapitbahay mo na inggit, tatayo din ng sari-sari store. Yung kapitbahay mo sa kanan, nagsari-sari store din. May seaman, nagtayo din ng sari-sari store. Di naman, man, matayo tayo ng sari-sari store, malakas. Kasi matayo ka. May nag-retire, matayo din ng sari-sari store. May save more, may pure gold, yung sari-sari store mo naging sari-sari store. It's a competition. Samantalang sa empowered consumerism, ikaw ito, yung kapitbahay mo na inggit, tapos kumikita ka, sumali, nagpalaki ng grupo, yung kabilang kapitbahay mo, matayo naman dito, nag-inggit, 1-8-1-8-1-8-1-8 ka. At siyempre sa mga Inglaterra, gagayahin ka rin nila. See, that's the beauty of empowered consumerism. Okay, so yan ang negosyo natin. Employee, self-employed, business owner, investor. Nakita nyo ha, ang Pilipino, karamihan po ng Pilipino nasa left portion of the, left portion. Okay, either employee or self-employed. Kasi bakit? Because of our mindset. Because of our programming na maganda talaga ang employee. Diba? Sinasabi nga natin palagi, ang sabi ng mga magulang, nung bata pa tayo, anak, mag-aral ka mabuti para pa nakatapos ka, makakahanap ka ng magandang trabaho. We were programmed to become an employee someday. Ang mga Chinese, kakaiba, ang mindset nila is for a business. Anak, ikaw aral mabuti para ikaw bantay ating negosyo. Tinamaan naman kalimang ganyan. Ang Pilipino, employee, tapos kumikita na malaki, nagiging self-employed. Bihira ang nakakatawid papunta sa kanan na business owner or investor. Ang good thing sa empowered consumerism, although ikaw ay nandito ka sa left portion, either ikaw employee or self-employed, we are teaching you about this business and from time to time, pwede kang, pag natuto ka na, naaral ka na, lumaki na ang grupo mo sa kaliwa at kanan, tinuturoan ka namin tumawid papunta sa right portion, which is a business owner and investor. That's the beauty. Gaano kakatagal makakatawid, it's up to you. Ha? Maraming mga factors to be considered para makatawid ka na mas mabilis. Kung tatawid ka na rin naman, bilisan mo na. Okay? As your upline, as the system of your team, para mabilis ka makatawid pa kanan for you to gain financial freedom. Kasi pag ang empleyado at self-employed, mag-isa ka lang. Diba? And then yung linear income, nakadepende ka lang sa performance sa production mo. Whereas sa kabila naman, sa right portion na kuha, is leverage. Pagpaparami ng oras sa sarili mo sa ibang tao at merong residual income na kahit hindi ka na nagbebenta, kahit hindi ka na gumagalaw, pagdating ng tamang panahon, less na ang effort mo pero malaki pa rin ang kita mo. Initially, dito sa ating negosyo ng empowered consumerism, you should be giving at least 100% of your effort. Don't expect 100% of the result if you are only giving 50% of the effort. Mali. Dapat 100%, okay? Tapos initially, kahit nabigay ka ng 100% na effort, wala pa yung result. Continue lang. Be consistent lang. And unti-unti, magkakameron ka ng resulta unti-unti hanggang pababa ng effort mo, lumalaki na lumaki ng ang production na sales ng team mo. Okay? So yan. Sa left portion of the quadrant kasi, yung employee and self-employed, ang pinaka-importante sa ganito kasi mga tao kasi is yung sense of security ang priority nila. I'm safe, secured ako. Dito ako, meron akong sense of security. Basta may trabaho, kahit wala akong ginagawa, dito ako. Yung mga ayaw mag-take ng risk. Okay, self-employed. If I stop working, my earnings stops, I control my income. If you want it done right, do it yourself. Sigurado ako pag ako magtatrabaho. Yan ang employee, yan ang self-employed.
sa right portion of the quadrant, kung sa left portion, employee at self-employed, ang pinaka-importante sa kanila in sense of security, sa left portion, sa right portion of the quadrant naman, ang importante naman sa kanila ay freedom. They are working for it because of freedom. Ano yung freedom? Financial freedom, time freedom, di ba? Health freedom. Ibig sabihin, wala kang sakit, mabibili yung gusto mo, at kung kailan mo gusto pumunta mag-vacation, pwede. That's the freedom na pwede. Na pinaka-importante sa kanila. Sa right portion ng quadrant. Okay? Ito ni maganda pala ang multi-level marketing, maganda ang power. Eh, bakit naman empowered consumerism? Maganda ang multi-level marketing, maganda ang referral marketing, maganda ang network marketing kaysa employment or self-employed or other business. Bakit empowered consumerism naman ang aking option? You know why? Kasi ang empowered consumerism, we have an amazing products and business plan. Remember, ang mga products natin ay manufactured by multi-billion dollar, multi-billion euro company, multi-billion yen company. Like for example, our flagship product na C24/7 is manufactured by Nature's Way, a multi-billion dollar company and pioneer sa pharmaceutical, sa herbal industry sa US. Oh, di ba? Sa yun namang mga other products. Amazing products with amazing testimonies and amazing mga testimonies regarding the health benefits of our product. The business plan, business plan natin talagang nakakayaman. Look at the beauty of our business. Ang daming pwedeng pagkain. There are 6 ways to earn. Kahit hindi ka naman, bumibili. May meron tuwing agency natin. Diba? Ang pairing natin, ang maganda kasi, yung commission natin is every 5 minutes na nag-encode ka, after 5 minutes, diba? Pwede mo nang i-withdraw ang commission mo sa ATM. Yung iba, maghihintay ka pa na the following week. Yung iba, maghihintay ka pa once every 2 weeks or once a month sa atin, every 5 minutes. Kaya maganda. Kaya marami yung mayaman. Kaya marami kumikita. Kaya nga ngayong pandemic, hindi tayo nag-stop. Yung iba, kami, kumita pa ng doble sa regular income before pandemic. Other multi-level marketing, nag-stop. Other multi-level marketing, natuyuan na ng pondo kasi hindi makuha yung komisyon, kasi hindi nag-ooperate ang kanilang kumpanya. But look at the beauty of empowered consumerism. Product alone, tinamaan, magaling. Okay na. With the business plan and marketing plan, ang ganda ng business plan. I know that because I was able to compare 3 or 4 multi-level marketing companies to empower consumerism before I joined empowered consumerism. Ay, sas ka naman. Magaling. Career. Pwede mo i-career. Maraming ginagawang sideline ng empowered consumerism kasi meron silang profession, pero meron. Although pwede mo itong gawin sideline, pwede mo itong maging mainline. In other words, pwedeng extra income or pwede ito ang maging main source ng income mo. Ano pa, bakit maganda ang empowered consumerism? No risk. Empowered consumerism, no risk. You know why? When you purchase a product worth 8,999, you will get a product. Wala nang risk. Nakuha mo na yung produkto. Kahit nung bumagyo, umulan, lumindol, nandiyan pa rin empowered consumerism. Diba, nagka-pandemic, nandiyan pa rin ang empowered consumerism. You don't have to go out to take your your health at risk. Online. Basta meron ka, marunong ka mag-Facebook, tinama ka na magaling-madali lang. Okay? Lalo na siyempre sa Jailin Project, ang dami mga trainings online tungkol kung paano ginagawa ang negosyo properly. Ano pa? Yan, nakita mo naman, pakuya-kuya ko, si Atty Dru nandiyan sa Panglao, Bohol, sa South Palm. Diba? Magandang beach. May favorite beach, Panglao. Yan, nandiyan. O, diba? Nag-online. Portable, kahit saan pwedeng gawin. Kahit na ngayon, mabaka-bakasyon. Okay? Global. Global, dahil sa dami ng business centers abroad, because we are in digital and online platform, pwede natin gawin ang negosyo. Ang dami natin natutulungan ng mga OFW dahil dito sa pagnanegosyo. Hindi tayo limited sa Philippines. Hindi, dati ang pinag-uusapan sa ang probinsya ka, sa ang siyudad ka nag-network. No. Dito pinag-uusapan sa ang country ka nag-network, anong kontinente ka nag-network o nagumagawa ng business. Kasi ang empowered consumerism ay global. It goes beyond our Philippine territory because of digital online. And not only that, because we have plenty of business centers outside the Philippines. Ah, eh, bakit empowered consumerism? You can do this part-time.
Attorney, bakit maganda yung boundaries yung medicine? You can do this part-time. Kung OFW ka, may trabaho ka ngayon, you can do this 2 or 3 hours, depending sa ibibigay mong oras. Kung gusto mo naman na malaking kita, dagdagan mo ng konting oras. Tama? Like for example, if I professionals, you can do this initially part-time. Eh, attorney, kung malaki na kinikita mo sa empowered social medicine, bakit ka part-time pa rin? Yes, you know why? Because I don't like to end that beautiful story of doing this business part-time. Pero sa totoo lang, dito na po umiikot ang mundo at oras ko sa empowered social medicine and portion na lang sa aking professional lawyering. Imagine that. Imagine that a lawyer like me giving time. You know what? Kasi mas malaking kinikita eh. Pero lang kasimple. Pag na, may kaso ka, kikita ka ng 200,000 o 300,000 sa isang kaso, pero pagtatrabaho mo ng ilan? 3 taon. Samantala dito, 300,000 o 1 buwan lang. Ah, talino. Ayos ko. Matalino ito. At ano siya? Eh kung small time, ang negosyo ng empowered consumer medicine, bakit naman ako magbibigay ng maraming oras dito? Aber. Ah, talino ka sa akin. Hello. Di ba tinabakan? Magaling bumol. That's the reason why pinapakita ko, kaya nga meron isang attorney ando magturo at tumitindig sa harapan mo stating that indeed, empowered consumerism is the best business and best option nowadays. Ang maganda kasi dito, kahit hindi kita kagrupo, pwede kitang tulungan, pwede kitang turuan para gawin ng tama ang negosyo ng empowered consumerism. Ay, sas! Family business, ito ang business na may opportunity ka na isama mo sa structure ang member ng family mo before inviting people outside your family or your bloodline. Okay, so kung may asawa ka, isama mo kasawa mo, mga anak mo, iba mga pamangkin mo na walang trabaho, na apekto ng pandemic, isama mo dito, imbis na bigay ng pera, turuan natin sila magnegosyo. Family business. Okay. Before we end, this is a disturbing question, challenging question for all of you na mga distributor. Naniniwala ka ba na kung distributor ka ng empowered consumerism, may meron ka malaking negosyo? Naniniwala ka ba na malaking negosyo ang empowered consumerism? Okay, there are two possible answers. Naniniwala ka at hindi ka naniniwala. Ganun na naman kasimple pag abogado. Naniniwala ka ba na malaking negosyo ang empowered consumerism? Okay, kung hindi ka naniniwala na malaking negosyo ang empowered consumerism, listen, kung hindi ka naniniwala na malaking negosyo ang empowered consumerism, mag-aral ka para maintindihan mo na malaking negosyo ang empowered consumerism. Kung ayaw mo pa rin mag-aral, tumigil ka na, you might be wasting your time. Kung hindi ka naniniwala, mag-aral ka para maintindihan mo na malaking negosyo ang empowered consumerism. Kung hindi ka naniniwala at ayaw mag-aral, tumigil ka na. Buti maliwanag, tumigil ka, nag-aksaya ka lang ng oras. Sayang lang ang oras mo. Kung ikaw naman ay naniniwala, comment ka nga, pag-inga. Ikaw ba, ikaw naman ay naniniwala, i-comment mo niya kung naniniwala ka na big time. Kung ikaw naman ay naniniwala na big time business ang empowered consumerism, distributor ka na, naniniwala ka, na big time ang empowered consumerism. The question is, ilang oras ang nilalaan mo para gawin ang empowered consumerism? Kasi naniniwala ka, pero maunti pa rin ang binibigay mong oras. Hindi ka deep inside in your heart, hindi ka naniniwala. Kasi kung naniniwala ka na big time na negosyo, ito bibigyan mo ng maraming oras. Nagbibigay ka nga sa employment ng 8 hours for how much? 25,000? 50,000? 8 oras? Eh, ilan ang ibibigay mo sa posibleng magbigay sa'yo ng 864,000? Attorney, magbibigay ako ng maraming oras pag malaki na ang kinikita ko. Bungol. Paano lalaki ang kita mo kung wala kang oras? Mauuna muna magbigay ang maraming oras, tapos dun lalaki. Tinamaan na magaling. Okay? Ano pa ang question? Ano ang ginagawa mo sa mga nakalipas na araw, linggo, buwan? Naniwala ka na bigtan ang negosyo ng empowered consumerism? Ano ang ginawa mo ng maghapon? Ano ang ginawa mo? How many presentations did you make? Naka-6 ka man lang ba? Naka-10 presentations ka? Nag-browse ka lang sa Facebook? O, di ba? O online-online ka? Forma-forma ka online? Your upline has the capacity to measure your performance. Tumatango-tango lang sa iyo si upline, gumagano-ganan lang yan. Di ba? Lalo na kung upline mo abogado, Isas, sinabakan. Isas, kaway-kaway kayo dyan. Kaway-kaway kayo dyan. Okay. Okay, problema sa pera to end. Problema sa pera. You have to answer this. May problema ko ba sa pera? Anong gusto mong solusyon sa problema sa pera?
Gusto mo ba ay temporary solution o permanent solution? Comment nga, comment. Tira mga kamagagan. Okay? Ben, may problema ka sa pera, anong gusto mong solusyon? Temporary solution o permanent solution? Sige nga, sige nga, sige nga. Comment nga dyan, tinama ka na magaling. Okay, tinama ka na magaling. Okay. May problema ka sa pera, anong gusto mong solusyon? Temporary o permanent? I-comment ka, i-comment, i-comment, i-comment. Comment, temporary. Okay. Tanong, trabaho, pag-a-abroad, at pag-negosyo. Alamin natin kung ang trabaho o career o ang pag-a-abroad o ang pagnenegosyo ay permanent o temporary solution. Okay. Pagtatrabaho, yung karir mo, temporary o permanent solution ba yan? Walang mali. Opinion. Kanya-kanya opinion. Okay. Ang pagtatrabaho ba o yung karir mo, yung professional ba, is it a temporary or permanent solution? You try to check. Baka nga sa trabaho mo yan, diyan ka nalubog sa utang. Lubog ka sa utang. Eh. Tama? O hindi mo nabigay yung solusyon. Mas lumaling ka pa sa problema. Ba? Pag-a-abroad. Ang pag-a-abroad ba ay temporary or permanent solution sa problema sa pera? No right or wrong answer. It's your opinion. Come on, yung comment na. Comment. Tinamahan kayo. Comment na kayo. Ang pag-negosyo ba ay temporary or permanent solution? Isa-isay natin. For you to realize, may trabaho ka, nag-spend ka ng 10 years, 20 years, 30 years, o karamihan ng empleyado, di ba? Umiikot-ikot na lang, nasa rat race. Lubog na sa utang, minsan wala ng ipon. 30 years, 20 years, 30 years, may utang pa rin. 60, 65, retire, you're already out. Yung iba, hindi na umaabot ng retirement, nagkasakit, na-stroke, at heart attack. Pag-a-abroad, 10 years, 20 years, 30 years, may napatay yung bahay, pero may utang pa rin. 60, 65 years, you're out. Minsan, hindi na umaabot, di ba? Diba, napagsamantala ng amo, tinulak sa bintana, nag-suicide na, naparalitiko na dahil sa trabaho, out. See? Yung iba, nabaw na sa utang. Yung iba, kumita nga, kaya lang naman, broken family. Hindi mo may babalik yung oras na nawala mo sa pamilya mo. Pera, pwede mo ibalik, pero yung oras, hindi mo na pwede. Yung anak mo na maliit, pagdating mo, malaki na, may babalik mo ba yung maliit? Hindi na. Kaya nga, if you have the opportunity, karirin mo ng dalawang taon, any 2 years na sagad na hataw, malaki na ang pagkakaiba po nun. Forget about the result in 1 year. Basta ang evaluation after 2 years. Sagad na puyat, mga 5 oras lang, 5 hours lang, tapos the rest, talagang hataw, 2 years, any 2 years will make a big difference. Na? Out. Sa negosyo, ang pagnenegosyo ba ay temporary o permanent solution? Depende kung tama o mali. Magiging permanent solution ang negosyo kung tama mong ginagawa ang pagnenegosyo. Hindi permanent solution, temporary solution lang ang negosyo kung mali mong gagawa. So, depende ha. Eh, sino ang gagawa ng tama at mali? Ikaw ang gagawa ng tama o mali sa pagnenegosyo. Kaya nga may mga ganitong trainings, sa daily, courtesy of daily projects, mayroon digital blueprint, may Big C, may MK show pa, may everyday na 7 o'clock trainings, ay para mas maintindihan mo na mas palalim ang pagnenegosyo, para magawa mo ng tama ang negosyo ng empowered consumerism. Kasi pag ginawa mo ng tama ang negosyo ng empowered consumerism, magiging permanent solution ito sa problema mo sa pera. Maintindihan! Okay? Pag tama mong ginawa ang negosyo ng empowered consumerism, magkakape-kape ka na lang. Saka magkakape-kape? Parang ako, ang inyong lingkod, nagkakape-kape po ako sa Starbucks. Gusto mo bang magkape-kape sa Starbucks? Kasi yung Starbucks po ay nasa Hollywood, California. Saan pa ako nagkakape-kape pag tama mong ginawa at nagkameron ka na ng solusyon sa problema sa pera sa Japan? Saan pa ako nagkakape-kape sa South Korea? Saan pa ako nagkakape-kape sa Spain? Kita niyo naman, yung mug ko na yan, well-traveled mug. Tinamaan ka na magaling. Saan mo pa gusto magkape-kape? Gusto mo ba magkape-kape kasama si attorney? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa France.
Saan pa ako nagkakapi-kapi? Sa Mediterranean Sea. Tignan mo, tinamaan mo na magaling yan. Kasi ato ako na nag-networking, pakapi-kapi, nakakus. 10 days, eat all you can, drink all you can. Ang cabin ko naman ay overlooking the sea. Yung mura na cabin ang nandun sa inner. Sabi namin, doon tayo sa mahal. Nasa pub, consumerism tayo. Nandito sa labas para may view. Ay tinamaan na magaling yun. Ang view din pala ay dagat. Ang Mediterranean Sea po ay nasa Europe. Diba? Saan pa ako nagkakapi-kapi? Sa Vatican City. Okay ba? Magpasyal-pasyal sa Roma. Okay? Saan pa ako nagkakapi-kapi? Sa Athens, Greece. Sa Leaning Tower of Pisa. Saan pa ako nagkakapi-kapi? Sa Ia Santorini, Greece. Hindi lang po basta-basta Santorini ang pinakamagandang lugar. There are only two places in Santorini na maganda. Yung po yung Ia at Terra. Yan po ay yung Ia kasi ang malaki po yung Santorini po ay malaki pero ang magandang lugar po ay yung nasa cliff. At yung lugar po na nasa cliff, yung po yung Ia at Terra. Yan po ay Ia Santorini. Ang Ia Santorini po ay bakasuna ng mga mayayaman sa Europa. Ngayon, nakikita mo yan. O, pag ikaw yung nagta-travel-travel, maaalala mo yung mga pinagtatawanan ka. Ang pinapakita ko po sa inyo na pagta-travel, yung freedom na sinasabi, ito po pinang nakikita nyo, binibigyan ko po kayo ng glimpse ng possible future nyo pag ginalingan mo at tinodo ang galing mo sa negosyo ng empowered consumerism. Yung mga nararanasan mo na nababla, yung pinagtatawanan, naranasan po na po yun. At hanggang ngayon, nararanasan po. Okay, yung mga tipo mangangako ng pay-in, tapos kinabukasan, hindi ka na makapag-send ng message, na-block ka na. Yung tipong nagpa-follow up ka na, sin mode ka na, pinagtatawa na ka ng mga barkada mo, so kumari, magaganyan-ganyan. Naranasan mo po yun. Okay, kaya lang siyempre, pag drive mo na yung magaganda mong sasakyan, pag nakatira ka na sa magandang bahay, yung mga taong nagtatawa sa'yo, hindi mo mga kaibigan mo, hindi mo na sila kailangan saktan para makagante. Kasi the best revenge is being successful. Yan. Tapos pag nagpagkikwentuhan ka nila kung paano ka nila nakilala, ako dati ako doon. Magkaso nangungupya lang sa akin, pero big time na ka na doon ng mga kwentuhan nila. Nasa iyo ang huling halaka, basta galingan mo lang, itodo mo lang, gagawin mo ito, 5 taong hirap, ang kapalit ay 25 years na magandang buhay, na gagawin mo ang negosyo, 25 years na magandang buhay, 5 taong lang na hirap, na sagad, yung totoong hirap ha. Hindi yung pang pabanjing-banjing, parelax sila. 5 taong sagad ng hataw, nahirap, ang kapalit ay 25 years na magandang buhay, di ba, na ma-experience mo at ang iyong anak at pwedeng ma-experience din ng mga apo mo. Kasi bakit mahirap? Gagawin mo kasi mahirap ka. Kasi yung kahirapan mo na yan ay namano mo sa mga magulang mo o sa mga ninuno mo. Mahirap yung mga tatay mo, magulang mo, mahirap. Kaya mahirap ka kasi mahirap sila. Nasa sa iyong mga kamay ngayon, kung yung hirap na yan, ay ipapamana mo pa sa mga anak mo. Good thing, merong empowered consumerism na magiging vehicle mo para tapusin na ang hirap na yan at sa'yo na magsisimula ang saling lahing magandang buhay. Huwag kang mag-focus sa hirap, huwag kang mag-focus sa pagod, sa puyat. Doon ka mag-focus sa magandang buhay pagkatapos ng puyat, pagkatapos ng pagod, pagkatapos ng gutom. You focus on the rice. Iwanag! And I'm done! Please don't forget! Okay, kung meron kayo natutunan, please follow me sa aking TikTok account. Okay, andyan talaga yung aking mga business tips, andyan, et cetera, et cetera. Ang TikTok account ko po ay attorneydru.kapetology. I think I have 16,000 followers already. Oh, di ba? Please follow my TikTok account kung may natutunan ka. My Facebook page, attorneydru.kapetology. Kung gusto niyo po ng mga realization and motivation, nasa TikTok account and nasa page. Kung gusto niyo naman po ng day-to-day activities, day-to-day hataw, etc., please follow my personal Facebook account, Dru M. Magturo. Okay? So, yaan na lahat. Okay? So, mayroon pa po ako YouTube channel, Kapetology. Okay? So, dyan lang po. Ano pa ba? Dyan lang tatapos ang inyong lingkod. See you again after 2 weeks. Ito ang inyong lingkod, si Atty. Dru na nagsasabing, ang buhay ay parang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Pero ang mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ng timpla na naaayon sa ating panlasa. This is Atty. Dru sending you love and good vibrations. Good night. Bye-bye!